5. Share muna natin ng ano, mga link. Tayo nga pala. Teka lang. Gusto kitang ihiga. Pagka nagla-live ka, no, Nodge? Dumediretso sa Creator Studio? Ah, dumediretso right after mo click yung live. Ah, saan yung link? Hindi ko alam kung saan ko titignan yung link. Where is it? Link ng ad. Kailangan mo lumabas sa ano. Ay, hindi, kailangan mo mag-open ng tab tapos punta ka doon sa page mo. Sa page mo. So, para pupunta ka sa live. Mm. Ayun na nga, sir. Doon mo makikita copy link. Ito na. Ito na, ito na. Eh, actually, pwede ko naman i-share na lang. Send natin sa... Sorry, wait lang. Vaya, hindi yan. Copy link na nga. Ayan, dito na. Sinend ko sa, ano, sa JC. Alright, alright. Send ko muna sa mga... Share ko na lang sa mga groups. Yung OFW, huwag mong kakalimutan. Korte ni Wally. Never ako nag-join doon, pare. Hindi, meron ako, yata. Alam mo talaga, meron doon. Hindi, actually, meron ka ba? Meron ako. Hindi, kasi sa work ko eh, real estate eh. So, pagka naghahanap kami ng mga client, syempre, alam mo naman Pinoy, kahit saan yan. Meron kaming Dubai, meron kaming yun nga, Middle East, or minsan Canada, or Australia. So, may mga groups ako na nandun ako. Tapos nandun, nice. Mga OFW talaga. Actually, okay din siya eh, kung tutuusin. Pero, try natin. Pero, mamaya, mabanta eh, nang wala sa oras eh. Oh, baka dumami yan. Oh, medyo, kaya ilag ako sa mga ganun, basta non-gaming post, ano yan. Hirap din eh. Katakot. Yan lang. Odd po kayo. Alright. Ayun, oh. May 2 viewers ka agad tayo. Yes, sir. Either ikaw yun o ako. Either isa na, pero hindi. Ayan, meron na agad tayo. So... Ayan guys, so again, welcome to the third episode of Urban Game Zone. Salamat sa time, first of all. And andito pa rin kayo. And hopefully, mag-enjoy kayo. By the way, before we forget, meron tayong giveaway for today. Dalawa po na ganito ang ipapag-giveaway natin. So this is a Sup Gamebox 401. Kasi last week, yun eh, diba, sayang eh. Ang dami nating pangalan na tinawag. Wala nga lang sila. So, one of the requirements is you need to be present sa stream kapag ka nagpa-giveaway tayo. And of course, dapat nakasubscribe kayo sa page ng Urban Game Zone and doon sa mga pages ng nilagay natin sa description. So, dapat lahat kayo nakasubscribe doon. And of course, type in exclamation point notify para at least updated kayo or notified kayo kapag meron tayong videos coming from this page, as well as please share and like the stream. So ayan guys, good evening gentlemen, good evening ayon. Yon. So, nandito na naman tayo. Kasama na naman natin ang mga titos na kid at heart. So, mga hindi tumatanda kasi naglalaro pa rin up until now, di ba? Of course. Siyempre, we have our friend coming from Thailand, Sir Jai Kor. Kumusta? You know, buddy? Magandang gabi. Magandang gabi. Sawadi. 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 And of course, fresh na fresh, kakatapos lang ng stream kanina lang. Is our Nodge. Of course, syempre, for the love of the... of course. Shout out sa viewers na followers din ng Urban Game Zone, and of course, mga masugid na ating mga tagahanga at magandang, magandang malamig na gabi sa inyong lahat. Malamig, napakalamig. Nagingit nga ako eh, Jason. Alam mo ba, Jason, hindi ko nakuha yung jacket ko kasi nahanap ko kanina. So, nakasara yung pintuan nung kwarto. Paglabas ko, kasi sa third floor kami kumakain. Paglabas ko, sabi ko, oh shit, ang angas ko pa eh, tinanggal ko yung shirt ko. Putang lamig, pare. Kasi walang mamasok na, oh, malamig, pare. Umuulan eh. Tag-ulan eh.
Combo nga. I think combo ano, yan, ano eh. Kagabi pa, nag-start yung ulan, no? Kagabi, up until numadaling, madaling araw, grabe, lakas ng ulan. Sobra. Tapos ano, parang up until late afternoon yata, umuulan pa rin. So talagang kumukumo. Although kasi dito sa bahay, maliit lang yung bahay namin eh. So yung isang aircon namin, kaya yung buong ano, yung buong bahay. So from here, ito yung ayusin naman natin. No? Ito kasi yung parang ano natin. Yung alam niyo yung mga row houses. So, isang street siya. Tapos doong area na yun, after nitong gitna, doon lang kami natutulog. And then, ayun yung aircon nandun sa taas. Isang ano lang talaga, isang street lang. Kaya, every time na nag-stream ako, hindi naman sa gusto ko talagang binubuksan siya. Pero kasi, itong mga bata, kapag pinatayan mo ng aircon, nagagalit. di ako naman ba-bad trip. Sabi ko, sige, buksan niya na nga lang. Ang init din naman kapag pinatayin niya. Sabagay. By the way, before we move forward, shoutout nga pala sa Club Mazda Philippines. Of course, shoutout kay Sir Robert Chan, president ng Club Mazda Philippines. So, Club Mazda Philippines is yung car club na na-recognize ng Mazda Philippines itself. You know, so, shoutout. Pag may mga ano tayo, pag may mga events ang Mazda, Mazda Philippines, yun, lagi kami nandun. So, yan. Shoutout sa iyo! And of course, nga pala, by the way, guys, yung mga nanonood sa atin, just would like to let you know na meron tayong, hopefully talaga matuloy to, itong charity na gusto ko. As in, talagang, ano to eh, almost 10 years in the making na eh. Alam mo naman kapag ka-December, ang daming ano, bayarin. So, I would like to ask for some help from you guys na nanonood. So, what we are planning is to have a mini charity lang. So, what will happen is magluluto. Kasi ako, I love cooking. Nagluluto ako, nagbe-bake ako. So, yun yung, ako yung taong kusina, kumbaga. Yan. So, ang gagawin ko is pagluluto ko sila, tapos bake ko. And basically, what will happen is we will go around, kayo kasi wala kayo. I mean, si Jai, kung gusto mong sumama sa akin, pare, Manila lang. Malapit lang. From Bangkok to Manila, pare. Yeah. Magsaglit lang, isa't kalahating oras, dalawang oras lang yata yan. Mm-hmm. Mas matagal pa yung EDSA, Makati to Makati, minsan, isa't kalahating oras eh. So, ayan. Sobrang tagal. Pero ngayon, medyo okay na. I think it's because of yung sa pandemic, hindi naman kasi lahat ng establishments bukas. So yung iba, instead na lalarga or magliliwaliw sa labas, bawal lumabas eh. So doon na lang sa bahay. Kaya medyo okay tayo sa traffic sa EDSA. Si Nudge naman, sa Olongapo ka, di ba? Sa Gapo. Shout out sa mga taga-Gapo dyan, Batang Gapo. Ayun o, shout out. Batang Gapo. Batang Gapo, parang mga Batang Tondo, Batang Gapo, Batang Kaloohan, mga ganon. So, baka possibly ako tsaka si Roca, kung available si Roca, pwede kaming mag-ikot-ikot sa Manila. Basically, what will happen is, yun nga, pagluluto ko, and then mga pack meals lang para meron lang pagsaluhan yung, kumbaga yung mga homeless na nasa, homeless na madalas nilalamig sa labas, or walang makain, yung mga ganun. Kasi parang na-experience ko yan, if I'm not mistaken, last year or last year, na parang may isang family, wala silang kinakain. I think that was Christmas eh. So, yun lang, parang kahit any amount will do. Nilagay ko yung GCash number and then yung bank account information as well. So, small donations definitely will bring us somewhere. Definitely somewhere. So, yun lang. And, of course, sa inyo, bago tayo magsimula, meron ba kayong mga isa-shout out for now? Magpa-pledge na ako dyan sa charity. Ayun. 1,000 from Zycor Incorporated. Ayun, salamat. Zycor. Ang Valorant points ko ay pangkakain ng ating mahal na kapatid. Ang kababayan nandito sa Manila. So, expect mo sa akin yan, pare ko. Ayun, salamat. Salamat sa bicycles.
You know, na-pressure tuloy ako. Grabe naman, Jaycor. Hindi, ano, mag-send na lang ako sa'yo. Hindi ko na sabihin yung amount, medyo ano eh. Send na lang ako sa'yo, pare, sa Gcash. Oo naman, so, naman. Walang yung mga problem. Followers ko dyan sa Ma'am Sir, sa Sir Nodge, tsaka kay Jaycor, Bulsa ng Halimaw. Seeking your help and support as well with the drive. Syempre tuloy natin yung ano yung legacy na ginawa ni Anthony Jason. I also want that kind of feeling, kumbaga giving instead of receiving. So pero syempre kung gusto niyo mag-donate din sa akin, okay lang din naman. Mukhang maganda yata yung magiging panibagong ano, panibag... hindi, yung night market pala eh. Night market na buksan mo na ba? Hindi, ano eh, talagang... Pangit ba? Hindi, ano pa eh, medyo... Talagang observing pandemic din dito sa Olongapo. So, yearly talaga yon, may night market dito. Kaso nga lang, ngayon medyo dry. Hindi pa pwede. So... Kalmahan muna natin mga mamsters and ayun, no, double celebration Christmas and New Year and prosperous 2021. Okay. Prosperous 2021. Sana naman, 'di ba? Oh, sana totoo na, no. Hindi na scam. Ako mamaya may pahabol po si 2020, nakaka-bad trip na yun. Oh, we still have, you know, we still have 12 days. 12 more days, exactly, yes. before 2021. Pero yun nga, so, ayun, meron na tayong 6 million viewers. Shout out kay yes. Kuya Jeff, shout out. Good, shout out yeah. sa mga titos and titas natin na nakikinig dyan. Again, please share the stream. And maganda yung topic natin ngayon, Brad. Ang gaganda ng topic natin ngayon. So, medyo hati ako dun eh. Dun sa mga topics eh. Na ano eh, parang pate ko, dinedebate ko sa sarili ko. Minsan, nung iniisip ko yun, ano ba talaga yan? Pero, first off, so, katulad nung sa first episode, napag-usapan natin, di ba, tayong tatlo, nag-start tayo sa mga family computer, 'di ba? Super NES, SNES, NES itself, Sega Saturn, mga ganyan, 'di ba? Sa inyo, ano yung game genre na yung talagang nag-stick kayo? I mean, kahit sabihin natin 12 hours straight nilalaro niyo, walang problema. Minsan, parang minsan after a while kasi 'di ba? Kahit sobrang ganda nung game, nagsasawa ka eh. Diba? Parang, ay, pahinga muna or whatnot. That's fine. Pero ano yung genre na ng video games ang pinaka natripan ninyo na sa tingin nyo kayang laruin more than 12 hours? Ikaw, Jai, ano sa'yo? Pero sa akin, ano, RPG talaga. RPG? Role-playing games. Role-playing games. So, parang gusto mo talaga, ano, eh. Ang maganda sa role-playing games, eh, ito yung parang yung may gusto kang gawin in your real life na hindi mo magawa-gawa. Di ba? Tama. Tapos, ito yung binigyan ka ng, ano, parang binigyan ka ng opportunity to do it. Teka, tama. Ano, role-playing game ba to, ha? Ito ba yung hindi, kasi siyempre yung RPG talagang, ano talaga, nagsimula talaga ako sa, tulad ng mga previous episodes natin, Final Fantasy. So, role-playing game. Maganda kasi yung Final Fantasy, every reiteration ng Final Fantasy, mara, 7 yung naabutan ko eh. So, 7, 8, 9, yan yung sa PlayStation 1. So, magandang-maganda talaga ang story. Tapos parang siyempre gwapo tsaka magaganda. Tapos gwapo. Siyempre nasa si school ko noon eh. Crush mo si Rinoan. Oo, oh, yung mga siyempre. Rinoa. Pero maloko eh, Team Pistis ako eh. Akala ko si Squall. Akala ko si Sid. Akala ko si Zell eh. Crush mo. So, Final Fantasy, no? Final Fantasy talaga yung pinaka, kumbaga, yung talagang game na gusto mong nilalaro for RPG. Oo. Kasi pang matagalan talaga ang ano, RPG talaga. Lalo na yung panahon ng 2000, mga wala pang internet masyado, di ba? So talagang kailangan mo to figure out on your own. Diba? Solid yun. Tama. Oy, by the way, shout out kay Kate. Kate, magandang gabi. Shout out! Shout out daw sabi ni Nodge. Oy, patay. Shout out, Kate.
Ayun. So, ano na, question lang, Jaya. Saan ka nag-start maglaro ng Final Fantasy? Ako nung ano na, Final Fantasy 8. Kasi ano eh, okay. Yung panahon na binili yung PlayStation namin. Kasi yun yung first, lahat-lahat kasi ng console ko, tulad ng sinabi ko, bigay lang sa amin. Mm-hmm. So ito yung first console na binili para sa amin. Kasi madalas handover. Kumbaga, oy, may bago na kami, sa inyo na to. Right. So ganun yung parang tradition namin eh. Right. So itong PlayStation 1, ang kasamang balang binili nun yung Final Fantasy 8. Kaya so, pero hindi mo na-try laruin yung mga Final Fantasy 2, 3. Actually, hindi ko alam kung may 1 talaga yun. Oh, meron, so, meron. Meron. Pero yung 2 and 3, ikaw Notch, nalaro mo yun before? Yung, napalitaan ko lang yun eh. Kasi syempre yung mga... hindi ko sila nalaro kasi parang 8-bit or 2. Basta ganun yung, ganun yung style. Game, eh. Right, that's right. Tapos nabalita ko lang kasi hindi ako ganun ka involved dun sa RPG noon. Mm-hmm. Sila Giant yung mga nakikinig lang ako ng kwentuhan. Ah, talaga maganda. Group yan eh sa school. Uh-huh. So yung mga naka-PlayStation, uh-huh. 1, 2, sila yung mga nagkukumpulan, nagte-trade ng mga bala. Mm-hmm. Tapos kami yung mga Game Boy, mga handheld na consoles, 'di ba? Mm-hmm. So yun. Yun na talaga. Actually ako hindi ko naman talaga siya, well, nalaro ko siya pero hindi ko siya nalaro doon sa gaming console or yung gaming system na dapat doon yun. Kasi if I'm not mistaken, sa Nintendo Entertainment System yun, sa NES, yung Final Fantasy 2, 3, mga ganun. Nalaro ko na siya sa emulator. So, sino yung pinakamatandang character doon, Jay? Sa Final Fantasy? Kung ano talaga hindi mo ano. Hindi ko ano. Ang naalala ko pa nga, nilaro ko nun, ano, Final Fantasy Tactics. Yung parang chess. Oo, tama, you know? Tama. Yung parang, yeah. Ano, may mga naka-square, parang pixel, parang square pa sa yung mga ganun. Kasi nakakatawa, yun nga, nalaro ko before, yung Final Fantasy 2 yata or 3. Si Sid, yung technician, di ba? Siya yung technician, yung parang ship, ano, technician. Ah, 7, Yun. Actually, sa 2, nandun na siya. Nandun na siya. So, okay. Siya yung pinakamatagal na ng character na nandun. Sa lahat. May gagal sa ulo. Oo, sa lahat ng Final Fantasy. So, yun. Aside from Final Fantasy, ano pang role-playing game ang naano mo? Nalaro mo? Ano din, yung isang underrated, ano pa ito? Isa sa mga underrated na games yung... Legend of Dragoon, yan. Maganda rin yan. Parang pala Final Fantasy kasi yung yan eh. Ang lalo na nung nauso yung mulawin nun. Parang kasing mulawin yung mga ano eh. So, Dragoon's Den. So, napupuyat ka nun. Kasi 9 o'clock yan eh. 9 o'clock lang yun. Alam na. Mga rabi yan eh. I-segue ko lang ha. Actually, i-stream ko yung Legend of Dragoon. Meron akong ano eh. Meron akong DL na emulator. And then, the first game that I downloaded is actually Legend of Dragoon. Yeah, yung unang apat, tapos Legend of Legaia. And of course, binalik, naalala ko bigla sa Nudge, sabi niya, ay, gustong lalaro ng Bloody Roar. Download ko Bloody Roar. Nice. Nag-alaro Bloody Roar 2. Kaya sabi ko, oy, grabe na. Nang naglalaro ko ng Bloody Roar 2, sabi ko, nung ano, parang medyo na-realize ko, ang layo pala talaga ng graphics, no? Yung graphics before, digital na yung graphics ngayon. Especially kapag nakita mo na yung mga, sabi natin, yung pinakabagong Tekken, di ba? Ayoso nga yan. Ang napakabagal ng mga lumang Tekken. Parang Tekken, download ko din eh. Kaya sabi ko, andyan pala yung Phoenix Master ka lang ni Paul. Lalayo ka na ako. At paglalapit, Phoenix Master na lang ulit. Ganun. Pero, pagkay ilaw na yung kamaon niyan eh. Paul Phoenix. Boom. Ayun, guys. So, ano, no? Legend of Dragoon and then, I mean, Final Fantasy and then Legend of Dragoon. Aside from RPG. Ang second siguro yung fighting games, yung fighting Tekken. Games. Kasi dyan talaga kami nag-build ng samahan ng aking mga kapatid. Kasi dyan kami nagpapatayan.
Saka, ang pag siguro, natalo, gaganunin ka bigla. Hindi naman. Hindi. So, syempre, yung ano, competitive nature natin. Especially kami, tatlong lalaki kami. Mm-hmm. So, yung kuya ko, tsaka, dalawang kuya, bunso ko eh. So, syempre, ikaw, pag bunso ka, pag natalo mo yung kuya mo sa Tekken, wow! tapos, meron pang mga kaklase niya na pumupunta sa bahay. Tapos pag natalo mo, syempre mabibilib sila sa'yo. Ito yung pinakabakata, tapos natalo mo sila. Diba? Parang ganyan. Sa akin, unfortunately, hindi ko magagawa yun sa kuya ko eh, sa Tekken. Natalo ni kuya. Kahit anong gawin ko eh, sorry, hindi talaga yun. Sa Marvel vs. Capcom, pwede. Sa Marvel vs. Street Fighter yun, kayang-kaya yun. Pero sa Tekken, wag na. Ikaw, Nudge, sa'yo, anong game genre talaga yung pinaka, kumbaga, yung pwede mong laruin throughout the day? Well, actually, syempre, yung nung kabataan ko, RPG, Pokemon. Pokemon? Yes. Kasi, yung sistema kasi sa amin dati, di ba nga, ano lang sa akin, ako lang yung taga-test ng mga arcade ni AirPods. So, hindi ko siya yung talaga na uupuan na talaga testing lang, laro lang. Okay, kung magsawa ka ngayon, palit bala, ganun lang. Pero yung nagtagal ako sa Pokemon talaga. Merong isang beses na challenge ko yung sarili ko na parang tapusin ko nga itong ano, silver version ng isang araw. Parang isang off. Kasi natapos ko na siya. So parang tatry ko nga kung naalala ko pa. Tapos parang mga ano na ako nun eh, mga grade 6 pa high school. So yun, ayun, mga 4 na oras tinapos ko. Wow. Oh, mula Kanto hanggang Johto. Wow. Yung nice. Gym leaders ng Kanto, cha gym leaders ng 16 badges pare kumpleto. Pati as in buong tapos. Pati yung mga agasan, agasan nakuha ko sila Lugia, sila legendary Pokemon. Talagang tapos pare. So sabi, okay. Kasi dati ano lang yan eh, nung lalo na nagka-Game Boy Advance ako, talagang may rechargeable na battery. Oo, wala nang problema sa tapos na yung era ng pag-iipon ng mga pagba-budget mo ng 20 pesos na natin para sa weekend. Kasi 'di ba? Actually pinakamura pa nga noon, national yata eh. National na battery. Yung kulay pula tsaka black, 'di ba? Hindi kasi ever ready na pula tsaka black. Meron din yung pula tsaka black. Oo. Pero dito kasi sa amin, yung tapat kasi na school namin, may ano, para nalala niyo ever ready na yung glass na glass yung lalagyanan tapos doon nilalagay yung mga battery. Parang ano, parang polymer na hindi basta glass, parang fiberglass. Oh, doon. So, ako yung nakakaubos noon. Oo, nakita ko yun. Yung parang diba? Doon lang nakalagay yun, pre. Ako nakakaubos noon. Kasi 40-10 piso isang baterya noon eh. Na pagka talagang giyang na giyang ka, Tiger, papatusin mo. Basta makalaro ka lang. Pagka mayaman ka, Energizer. Yeah. Energizer, yan. With audio. Pero, rich kid ka pagka naka-energizer, di ba? Yung mismo. Ano yun? Ayun, syempre, as we go along, nagbabago yan eh. Nagbago. Hanggang sa hindi ko na nasundan eh. Parang whenever there's a new version, parang mag-stick lang sila doon ng 3-4. Yun yung pinaka-max eh. 4 na version. Uh-huh. Tapos, panibagong handheld na naman. Tapos, doon na lang itutuloy yung version ng Pokemon. So, hindi na ako nakasunod doon. And there, Dota came in. Di ba? Parang, yun na. Doon na, syempre, high school na second year, third year. Hanggang sa doon na nag-uso yun eh. Talagang doon na nauso yung mga MOBA eh. Mga klasiko, kasama ko naglalaro. Nung ano pala, kasama ko na si Jaycor naglalaro ng Ragnarok dati, RPG. MMORPG. MMORPG. Massive Multiplayer Online. Ayan, MMORPG. By the way, sorry ah. Sorry, cut lang kita. Medyo naano ko dito sa comedy. Shoutout kay Miss Katrina Cedillo. Ayun ah.
Ang pogi yeah. naman, lalo na naka-blue. That's a you know. Mandals ko. Shout out to you. Shout out. Ayun, to, tama. MMORPG actually, nag-start lang yan. I think Ragnarok nga yata talaga ang nag-start ng MMORPG, if I'm not mistaken. Kasi yung mga naunang RPG sa kanya is mostly offline. Tama. Kasi RPGs na nalaro ko, Diablo sa PC, Diablo 1. I think nag-Diablo 2 yata muna before nag-release ng Ragnarok, or Ragnarok muna and then nagkaroon ng Diablo 2. Can't remember. Meron din sa yun nga yung mga Final Fantasy, yung mga Legend of Legaia, Legend of Dragoon and everything. So mostly offline talaga. And kung ikaw nakapaglaro ka nun, the only person that you can only share yung info or yung excitement mo with regard to the game is yung the other friend that you have or yung kaklase mo, di ba? Same na nanaro. Yung kung ano yung trip nyo, di ba? Parang exactly. trade lang laro. So, last ng hangin, di ba? Kala mo, may market eh. Kala mo yung buntot ng Dementor eh. Man, wala electric bonfire eh. Talagang, shit, lamig. Ayun nga, di ba? Baka so, naman, mga titas dyan, no? Shoutout. Shoutout din sa mga titas and titas. Pero, actually, yung RPG talaga eh. Kasi I think RPG kasi is, ito yung game na, I mean yung genre, na hindi umuulit. Kumbaga, may mga times na umuulit yung gameplay, pero ibang kalaban, medyo ibang level, iba yung background, iba yung environment. So, for example, na lang sa Pokemon, iba-iba yung mga nagiging kalaban mo, yung sa mga badges or sa mga gym. Pero may unang gym. Fire? Computer City. Rock, pare. Rock. Oh, yun, sinumpa ako yan, pre, nung yellow Teka, version. Ano bang ginamit mo kasi? Hindi kasi nung yellow, doon talaga ako nag-struggle, pare, yellow version. Yun yung pinakaunang version ko, pre. Tapos, hindi ko matalo yung lintik na Brock na yan. Pare. solid. Oh, grass type at saka water grass type ang makakapatay. Hindi ko matalo, pare. Natalo, nag-start ako mag-Pokemon grade 3. So, ang ginawa ko, since hindi ko nga matalo, bumili akong blue. natalo ko siya. Ito na, natalo ko siya, grade 6 na ako. Noong nagka-Game Boy Advance na. 3 years? Na, 3 years, pare. 3 years. 3 years kung, ewan ko, doon na nasimula yung pagiging impatient. Talaga? Talagang, ganun ka tindi. Kasi, doon ka may stuck talaga eh. Yeah. Talagang ano no, talagang pinagtiyagaan mo siya. Ibig sabihin, trial and error. Trial and error. During that time nung grade 6 ako, parang ang version na noon is silver tsaka gold. Silver. Yun na yung naglalaro no. Yun lang talaga. Sorry. Shout out kay Jericho Cortez watching boy, ko all the way sa 26th. Ano ba to? EBBOC. It's back, bahak! What's up? Alam, utol yan, si Utol. Utol. Kapay kay Sir Nod siyan. Kapay ayan, niyan. Hindi kami nakapag-ride kanina kasi umuulan. Pero dapat may ride kaya. May ride kami dapat, hindi na tuloy. Kaya pala hanggang pa, ano, pa, ito, late upload ka na lang. Oo, ma. Hindi na namin pinilit eh, kasi pagka pinilit mo, masakit. Pumayag. Hindi mo talaga mapipilit yun kasi masakit. So, aside from Pokemon, ano pa yung ibang RPG games na nilaro mo? Ano pa ba yung mga yun? Sa mobile na yung... Summoner's War, tapos sa mobile na. Wala na 'yon, no. Hindi kasi kasi handheld kind of person 'yan. Sa yung mga arcade niyo. Yung diba? Ano pala God of War sa tama, PSP, 'di ba? PSP. Diba? PSP kami, kami dalawa rin ni Jai Corta. Palitan lang kami tapos laban si Zeus.
Grabe yun. Mm-hmm. Grabe yung encounter ko. Talagang focus eh. Talagang... oh, seryoso. Parang isa rin sa mga unang games ko nalalaro yun sa PSP kasi I think funny thing yung una hindi actually pangalawang una at pangalawang sahod ko yung unang trabaho literal talagang tinabi ko lang yung onte pang ano tapos I mean pang ano pang commute tapos pang kain and then the rest tinabi ko na and then yung pangalawang sahod yun na pinambili ko na PSP. Ano ito? One PSP all, no? Brad 1001 yata yun. Yung fat? Unang, or fat, oo. Unang na. Yung mabigat? Oo. Kasi na kapag naglalaro ka na kahiga, pumagsak sa'yo, may bukol ka. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng antukin, pare. Once na inantok ka, ay, GG. GG talaga. Hindi, pero ang ganda nun kasi, solid din yun eh. Pag bumagsak, hindi masyadong, oh, crap. Ito talagang... Ang ano niyan, ang malupit niyan kasi, pag pumunta ka sa Green Hills, syempre, ang dami mga nagbebenta ng ganyan eh. Mm. Ano, sabi nila, oh sir, bili ka rin nung ano, nung parang case niya. Protector, oo. Oh, protector, oh. Isang buo yun. Pero kung ganto kakapal yung ano, kung ganto kakapal yung PSP, magiging ganto na siya. mismo, pare. Mabigat. Kaya yun yung ano, tas isa sa mga unang games nga, yung God of War. So, I think the last gaming console that I played was PlayStation 2 kasi hindi naman ako nagkaroon ng PS3 eh. So PlayStation 2 and yung nilaro ko doon which is I hope na magkaroon ng remake sana either sa PS4 sa PS5. I'm not sure kung familiar kayo, Fatal Frame 3. Oh, Fatal Frame, oh. Yun yung gustong-gusto ko talaga. Tapos after nun, di lipat ako ng PSP. So, yun nga yung parang God of War and then talagang ellipse na ellipse ako, Brad. Ellipse na ellipse ako dun sa ano, sa gameplay and then yung animation, lalo na kapag ka yung parang patay na yung boss, tapos yung papatayin ulit niya, no? Diba? Mm-hmm. Talagang ito, ano eh, talagang gore yung... Yan eh, yung Fatal Frame na yan eh. Talagang gory yung ano eh, yung graphic and talagang may elib ka, kumbaga, oh, oh crap, elibs, oh no. Oy, shoutout sa 10 million viewers, oh by the way, mayroon po tayo pag-giveaway mamaya, dalawa po, dalawang ganiri, ayan, yun, so no? Dalawa, ano lang tayo, siguro, hopefully makatungtong tayo ng 20, I think, since dalawa naman to, 20 viewers, magra-rap tayo na later, share. Exclamation point notify and I like the pages and then the stream as well. So God of War, Pokemon, RPG. Aside from the RPG, ano yung parang next genre na palagang lalaruin? Yung mga next genre naman, yun nga, ang isa na lang talagang pinapanalangin ko is magka-Dota ng mobile eh. So Dota. Iba talaga yung ano eh, iba talaga yung nagawa na ni LOL. Hopefully sana si Steam medyo ganahan ng konti, ma-challenge, no? Kasi we're transitioning to ano eh, to newer technology. Talagang kaya na ng phones ang mga ganong klaseng gameplay. And it's happening right now. Actually, that's one of the other things that we are going to talk about today. I mean, tonight, which is the gaming consoles. Pero before we go there, I just would like to share yung mga genres kasi na nalaro ko. RPGs, of course, that's one. Pero talagang nag-stick ako. Racing, Brad. Talagang racing. Oo, kasi before, nag-start akong maglaro niyan sa ano pa, Gran Turismo. Yun, oo, GT. Ah, di ba? PlayStation 1. Tapos, edi nung habang naglalaro ng ano, ng Gran Turismo, sabi ko, ang ganda nung ano pa eh, controller eh, wala kang ano eh, wala kang steering wheel eh, di ba? So yung sabi ko, ang galing. Hindi pa naman ako na bata pa ako noon eh, PlayStation 1. Tapos, pagka pumunta kami ng mall, yung parang ano rin, parang rally, hindi man rally, parang basta may isang lap lang din yun, I can't remember the name, pero meron siya hanggang apat na gears. Yeah. Tapos na driving sim. So parang sa akin, ako, believe it or not, doon ako natuto mag-drive. Talaga? Oo, pari, totoo. Anual? Oo,
manual. Huh? Manual kasi, noong time na kung alam mo yung Battle Gear na driving sim na game. Hmm. Battle Gear 1, 2, and 3, gas and brake lang. Yung 4, nakaroon ng clutch. Pero, syempre, ano pa rin, may mga chuhin pa rin ako. Yung tito ko na nang nasa Bulacan kami, meron kaming owner. Tapos, yun, tinuturuan ako. So, ako, nagigets ko yung ano, yung concept kung paano mag-drive. So, pero kapag, syempre, kahit alam mo yung concept, kagka nakahawa ka na ng, ano, ng manibay, diba? Ibang-iba. So, parang sa akin, namamatayan ako ng makina, kumakadyot, sa highway, biglang hindi mo alam, hindi makita. Patay to. Oh. Diba? Hindi mo makita. Lalo kapag nasa Bulacan ka, Brad, ang sisikip ng daanan dun. Talagang, pag ubinto yung isang lane, traffic yung likod mo. Alam mo na. So, syempre, sa akin, experience lang. So, tapos, after a while, naglaro ako ng naglaro ng ano ng driving sim. Initial D. Sa Initial yon, D. Yun. Yun. Talagang sa arcade, talagang naglalaro kami niyan. Tapos, hanggang sa unti-unti, parang sa akin, alam mo yung pagka nag-air drums ka? Pagka nag-air drums ka. Sa akin, para akong yung paa ko, dumitimpla-timpla ng ano, ng clutch. Tapos yung gas, ganun. Possible eh. alam na. Tapos, na-try ako mag-drive. Aba, tumakbo. Nataranta ako, di ko alam kung paano ko tatantsahin yung bilid. Pati yung dito. Yung kumpare ko nasa gilid ko. Sabi ko, uy, tingnan mo, muntik na kami makatama ng bata. Muntik na kami makatama ng babae nasa gilid. Tapos nung nagkaroon na kami ng sasakyan, although automatic siya, pero I mean yung ano, yung kumbaga yung tantsahan, kasi alam ko na magpaandar, yung tantsahan na lang sa gilid. Kasi natuto ko na natuto. So, parang sabi sa akin, sino ba talaga nagturo sa'yo kapag nagdadrive ka? Yung arcade. Dinagnalagay ka ng water cup sa harapan. Tapos dapat hindi tatapon. Dapat hindi tatapon habang nagdidrip ka. Habang nagdidrip ka. Pero yun talaga. Yung Initial D talaga is one of the driving simulation games na kayang-kaya ko siyang laruin. I think a head straight 8 hours kayang-kaya. Basta may ano, I mean, meron kang competition. Kasi yun naman ang ano din eh. Yun naman ang parang deal breaker. Sa fighting game, sana may kalaban kang ibang tao. Hindi yung computer, di ba? Sa driving sim, sana may kalaban ka rin tao na nagda-drive ng iba. Kasi kapag computer lang, somehow, kahit gaano kahirap yung computer, alam mo na kung paano niya paano yung andar niya, saan mo siya uunahan, mga ganun. Aside from that, nahilig ako sa Marvel versus Street Fighter. Talaga yung high school, hindi, sorry, grade school, school namin, siguro one block away, meron doon tindahan, as in, literal na ano lang, sari-sari store. Pasok ka lang ng konti, meron tatlong arcade na ano na system doon. Isa doon Tekken, isa Marvel versus Street Fighter, tapos may... Video karera. Karera. Bawal yun eh. Matagal. Walang joystick. Walang joystick. Pindot-pindot ka lang noon. Oh. yung isa is Strikers 1945 yata. Uy, Strikers, oh. 2. Wala pa yung 3. Strikers 2. Yun. Ito ba yung parang Twin B? Yung aeroplano na... Aeroplano, tapos mamimili ka parang I think 5 or 6 different airplanes na may iba't ibang mga skills. I mean, iba't ibang mga armory. So, parang ganun. So, ayan, kami, mga kaklase ko, naglalaro kami dyan. So, fighting game is another genre. And as what you've mentioned earlier, yung system before from family computer to SNES to Sega Saturn, Sega Genesis, PlayStation 2, 3, and then so and so. Yung ngayon, di ba, pagka chinek mo na sa cellphone, grabe. Sa yung games. Isipin mo, Brad, unang-unang games na nalaro ko sa cellphone, memory. Hindi Snake. Memory. Memory, di ba? Memory pa. Oh, okay. Kaya, sabi ko, di ba, parang memory tapos isipin mo memory and then nagkaroon ng Snake. After ng Snake, ito na. Dumating na si 3310, pare. Oo, yan na yung ano eh. Space the M. Next level. The next level, handheld level. Space game. Aim pa?
Ayun nga, sabi ni Kuya Jeff, Strikers 1942. Pala 1942, hindi pala 1945. 1942 sa bilyaran daw. Doon sa amin yan, may bilyaran tapos mayroong mga copy ano, mga arcade system doon sa loob. Pero yun nga, going back to the ano, to the cellphone or mobile gaming. Somehow from yun nga, from the memory tapos may isa pang game, nakalimutan ko yung isa. Tapos nagkaroon Space Impact ba yan? Tapos yun nga, nagkaroon na ng Space Impact. 'Di ba parang kapag anong lumabas si 3310, naglalaro ka Space Impact talagang concentrated na concentrated ka eh. And then, mismo. Ilan taon? After 15 years? Or 20 years? After 20 years? Isipin mo ano na yung kayang gawin ng ano, no? Ng cell phones natin. Diba? Exactly. If I remember correctly, may share ko lang. This was, if I'm not mistaken, 2007 or 2006 yata. Nagkaroon ako ng Engage. Yun. Nokia Engage, Brad. Nokia Engage. Tuwa ako nun, sobra. Kasi, di nakaipon, nakabili ko ng Nokia Engage, second hand. Wala naman ako, hindi mo nagganong kaano. Kaya man. Pero, nakabili ko ng Nokia Engage. Ito yung first version, kasi di ba dalawa yun? Yung Engage na QD, yung parang oval. Tapos yung isa yung malaki, yung flat yung ibabaw, tapos pag ganun, tapos may pa. Yun yung sa akin, yung una. Yung pagkatatawag ka, eh, maret, yung cellphone mo, nakaganto. Diba? Yun, nakagilid. So, yun, alam mo yung mga nilaro ko doon, Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog ng Sega, ano to, yung handheld na malaki? Hindi Genesis. Genesis ba? Tama? Yung parang Game Boy na malaki na para o oh, Genesis. Sega, that. Genesis, oh, tama. So, yun nga. Sonic. And then, nagkaroon ako ng King of Fighters. Uy, King of Fighters. King of Fighters na 96 yata yun or 98. Parang gano'n sila Kyo, sila Yori, sila Terry Bogard, yung mga gano'n, diba? Fighting game. So, sabi parang yung ano, yung pangalan to, sorry, yung handheld yata ng Sega, ano? Genesis, diba? Console yun eh. Sega. Game Gear yata yun. Game Gear. Sabi nga ni Kuya, Game Gear nga yun. Yeah. Sega Game Gear, yun. Yung nga, nakahiram nga kami ng Game Gear before. Sa kaopisina ni Mami. Tapos yun nga, di ba Sega, first thing na maiisip mo Sega, Sonic. Sonic the Hedgehog, di ba? Oo, so tama. Yun, na-install ko siya sa Engage, sa Nokia Engage. Tapos mga kumaalala mo, ito yung may mga memory card na SD. SD card, di ba? Tapos, ito yung mga, pagka nakabili ka ng 512 MB na SD card, eh medyo bigatin ka. Kaso hindi kaya ng Engage yun, kasi hanggang 256 lang ang kaya ng Engage na memory card. So, dun mo siya ini-install. And then, nagkaroon din sila na parang cartridge-like, pero memory card. Pero ang naman, game lang. Sa Engage lang yun, Nokia Engage lang. So, bibili mo yung parang memory card, sasalpak, tatanggalin mo yung memory card mo, sasalpak mo yun, magkakaroon ka ng game. Pwede mo na siyang laruin. And then, kung kayo familiar kayo sa Earthworms, yung parang gunbound. Parang gunbound. Yun. Di ba? Meron din yun. So, parang sa akin, parang ako, I'm really into gaming. Pero yun nga, nakakuha nga ako ng Engage. I was so surprised na from Engage, actually ano pa yun eh, mga parang yung mga maliliit na Nokia na may mga colored na 80 something. 8250, yung mga ganyan, di ba? And then they transition to the N series, Nokia N series, mga ganyan. And then yun nga, nagkaroon ng Engage. So sabi ko parang, ang layo masyado. I mean yung cons, para siya talagang handheld gaming console na na cellphone. So parang ganoon. Sa all inyo, in one. Oh, parang all in one. Tapos may music pa, 'di ba? Ayun yung mga trip mo dati, dapat may music. Dapat maglalakad ka sa kalsada, meron kang headset, kahit sino tumawag sa iyo. Ayun, na hold up sa D-liner. Ayun, na hold up. Na hold up katuloy. Kasi cool yan eh, cool eh. May headset kahit wala namang nakikin, wala ka nang pinapakinggan basta nakapasok sa tenga. Okay lang. Pero yun nga, 'di ba? Parang sabi ko the gaming itself to the mobile, I mean sa mobile, yung mobile gaming is so different. Ikaw, Jai, saan ka nag-start maglaro ng isang mobile gaming na lang? Ano yung unang game na nilaro mo doon?
mobile siguro ano. Kasama ba yung mga ano, yung mga snake ganyan? Oo naman, syempre. Kasama yung snake. Syempre so, nung ano, panahon ng cellphone, yung mga pangkudkod ng yelo, naalala ko pa. Tsaka yung Motorola, di ba? 51 din. Motorola pa. Motorola. Yun, yung, ano, yung cellphone ng kuya ko. Ay, hindi pala Motorola. Philips. Philips sa akin. Pagpangkudkod nga ng yelo yung... Ang yelo yung Motorola. Oh, wala yung... tapos bago ka makatawag, syempre, pagka mga panahon yun, pag naka-line ka sa mga network, mayaman ka, di ba? Ayun, sobra. So kami noon, may card kami noon. May call card. So yung mga panahon na yun, 300 so, may dadial ka pa na prompt. Kasi dadahil mo yung buong card para makatawag ka. So, yun yung unang time na nagkaroon kami ng cellphone. Again, ganun ulit parang nung mga consoles namin, binibigay lang sa amin. So, ginagamit namin. Tapos, yung first siguro ever na game, handheld siguro yung Snake. Nagkaroon ng 5110 yata si Utol. Siyempre, tontuwa ako ng Snake. Pataasan kayo ng score, siyempre. Eh. 5110 mo siya nilaro? 5110 na nilaro. Ito pa yung ano, no? Hindi mo talaga siya pwede laruin ng may background, may light. Nanto? Backlight, no? Kasi backlight. Hindi mo makikita masyado yun, eh. Di ba? Papalagay mo pa ng ano, yung mga acetate. Naalala ko. Oo, acetate gaming ram. Oo, yun. At tapos after yung 5110, anong... 5110, nagpalit ako ng cellphone noon, eh, na 33 na yata. Tapos nauso yung mga custom ROM ng mga 33 noon. Oo, tama. Yung mga 3315, mga ganun. 14, gano'n yung mga never heard ano, na. Tapos iba-iba lang yung parang user interface niya. Tapos may mga games din siya na nakakaiba. Tapos pagkatapos ng 3310, siguro jump na tayo sa ano yung mga N-series na yung... Ano bang cellphone yung na matikad na hold up tayo nun sa Green Hills? N95 yun? N95 is yung ano, parang camcorder. Yung parang camcorder. Although, so, N95 ganun din. Tapos? Tapos yung next na nilaro mo, medyo yung nag-upgrade na, yung Music Express na. Yung... touchscreen na. Mm-hmm. Yung pala na nagpapasahan na yung mga tao ng mga Bluetooth client. Bluetooth. Tsaka infrared. Kakalabas lang ng Bluetooth noon kasi infrared, didikit mo pa eh. Didikit ko pa. Anong pinapasa niya dyan? Yung ba yung panahon ni Katrina Halili? Hindi pa. Okay. Hindi mo makita yung mga mukha. Sa akin kasi more on consoles. Tapos tong phones nga. Pero si Nudge talaga yung mahilig sa mga portable devices ng Game Boy tsaka mga phones. Yeah. Bakit Nudge? Bakit mas preferred mo yung handheld gaming system instead na yung parang ito, nakaupo ka, chill lang, laro lang, ganun. Ano kasi, parang mainipin, kasi mainipin ako eh. Kumbaga, talagang, kunwari, pagka may mga errands ako na gagawin, tapos may mga involved sintayan, paying the bills, paying, yung mga ganun. Right. Tagal na, pare. So, okay, sige, laro muna habang naaliw mo yung sarili mo, and then, okay, hapila. Then, by that, papatay mo yung oras. At saka, doon sa mga ganun kasi sa household namin, luho mo yun eh. True. Kaya, hanggang doon lang yung kaya ng luho natin. So, kumbaga yun na yung bisyo mo. Kaya, hanggang doon lang muna. Pero, isa bang factor yung ano, since yung mga kapatid mo babae, kaya hindi masyadong, pwede rin, pare. Kasi kami dalawa lang ni Papa naglalaro ng ano eh. Nagpapalitan nung PSP. Siyempre, mas more on sa akin na ako yung majority na naglalaro. NBA. Yung mga NBA Live.
live. Well, hindi pa ganun ka sikat si EA Sports, si diba? EA Sports. EA. Okay. Live the game. Like goosebumps ka na. Oh, yeah, ayan, katulad niya, magkita kami ni Jaycor, punta kami sa bayan na klase namin. Tapos, ayun, naglalaro kami NBA. Hassle na kahit nasa labas lang kami, nasa loob ng bahay, ganun. Kahit saan kami magpunta. Kasi, silang, pagka sa console naman, sa kanila pumupunta, doon kami naglalaro. Okay. Oo. So, talagang pero more on, ano ba, lagi ka ba kasing uutusan sa labas, or... Oh, kasi pa, ako na yung lalaki, pre. Kaya ikaw yung laging nasa labas. Oo, kaya ako yung nasa labas. Tapos, that totally makes sense. Diba? Kaya... Ang hirap saka, yun kasi na yung may gaming console ka, nasa bahay ka, naghihintay ka parang for paying the bills itself, tapos naiisip mo na kung ano yung gusto mo laruin, hindi mo malaro at that time. Diba? Inip na inip ka na, gusto mo na kagad umuwi. yun yung una, pagka kunyari magta-travel ako, tapos sa hotel, ganyan. Kasi syempre may mga hotel na hindi naman ganun ka-reliable yung internet. Yung sa phone na to, sa mobile. Check ko muna ako bago mag-check-in. Ano ba to? May signal ba? Malakas ba yung internet? Ganyan. Para, di rin kasi yung ma-TV na nanonood. Na, so parang pero, isa na sa mga requirements mo siya. Kumbaga. Diba? Oo, tama naman. Yung sa, ano, yung sa mobile, before the ML, ano yung isa sa mga nalalaro ninyo? Mobile siguro, ano, yung Clash of Clans, yan. Ayun, yung mga Clash of Clans. Nag-Clash of Clans ka pala, Jai. Bumibili ka rin. POC. Naku. Hindi, di ako mabili nun. Kasi maganda sa Clash of Clans, yun na naman kasi, katulad ng ibang ano games, gusto mo yung mga games na nilalaro din ng friends mo, di ba? Kasi yun yung topic na pag-uusapan yun. Tulad nung panahon ng Clash of Clans, makatrabaho ko naman. So, yung sa Clash of Clans kasi may war, di ba? Exciting reward dun eh. So, pag napatay mo yung base ng 3-star, wow, galing mo. Diba? Kasi padamihan ng star yun eh. Pero pag 1-star lang, bobo ka pag lalaki. Pagka babae ka, nice try. Andy. Never talaga naging patas ang, ano, eh, ang sexuality sa gaming eh. Grabe. So, Clash of Clans, kasi ako, hindi ako masyadong ano, kumbaga, may phone ako, hindi ako masyadong palaload. Hindi ako masyadong nagde-data. Makakapag-data lang ako kapag may wifi dun sa area or kapag kailangan mo, mga ganun. So, most of the time, yung mga nilalaro ko, offline. Ito yung mga ano, ano to? Yung, I can't remember yung type of game, pero ito yung mga magtatayo ka ng mga, parang may base ka, yung parang may wave na pupunta sa isang direction. Ano mga tawag sa mga ganon? Tower defense. Yun talaga yung mga ano, yung mga nilalaro ko. Kasi offline. Zombie, na? Yung mga pwede. Plants or Zombie. Hindi ko na matandaan yung ibang nilalaro ko, pero parang merong mga archer, tapos may mga gunman, mga ganun, something. Can't remember the name of the game. Pero yun nga, tower defense. Kasi yun naman, strategy-wise, kailangan mong isipin ko paano maglalagay yung ano yung positioning ng mga players mo eh, di ba? Ganun. And yeah, it, may mga towers dun eh. Exactly, di ba? Yung mga upgradeable, tapos mga ganun. Pero hindi mo kailangan gumastos, kumbaga. Yun yung naman sa akin. Hindi mo kailangan gumastos para makapaglaro. Yun yung ano ko dun sa mga data, yung mga online game. Ikaw, Dodge, ano sa'yo? Kasi nung second year college kami ni Jay, way back 2009, 2008 ba? Ganun. Second year college? Second year ba? Kasi nagkaroon ako ng Sony Ericsson nun eh, na P1, P9. Teka lang ha. 2008, second year college ka? Parang tumanda ako bigla. Tingin niyo galing kami nun. Teka. Charot nga pala sa batch 2011.
Teka lang. Ano student number mo? 207 kami pare, 207. Oo, 207. Oh, 207. Medyo nahiya kami ni Roka. 2K5 kami. Anyway, yun nga. So, second year college, ano yung game na, ano? Yung lalaro niya? Doon sa phone ko na yun, hindi ako masyado nag-install ng games, but I have an iPad. Sorry, iTouch 1. iTouch, okay. Oo, pero doon na nagsimula yung mga app dev. Parang ito na yung era ng mga apps. Ito pa yung mga in-install mo, yung parang Candy Crush? Yes. Mga ganun. Yung mga ganyan, o. Ano ba yung mga in-install ko noon? Tap-Tap, yung mga parang... Yung Tap-Tap Revenge yan. Right. Yan yung mga trip ko noon. Tapos for yung mga sure. tower defense din. Fruit Ninja, nag-install ka rin. Fruit Ninja. Of course, syempre. Oo naman. Syempre, hindi mo mawala yan. hindi ko nalaro yun nila. Ito na yung isang game na hindi namin na, no, yung COC, hindi ako naglaro noon kasi feeling na in-avoid ko na siya. Kasi based sa mga katrabaho ko rin, hindi na sila natutulog. Talagang bantayan yung base. Pero nag-try ako noon nung una pa lang, nung kasagsagan nila. Pero kasi kailangan mo, naka-data ka, naka-connect ka sa... Kaya, nung panahon na yun, parang 2011, 2012, parang hindi pa ganun kalaganap yung data eh. Hindi pa ganun kalakas. So, kaya puro offline muna. Tapos, ayun, Dota. Dota pa rin, the love for Dota. Easy lang talaga, no? Kumbaga bumabalik pa rin sa PC. Pero for ano kasi, right now, especially yung mga biglang mga lumalabas na panibagong games, 'di ba? If you're gonna think about the newer games, yung mga sobrang ganda na ng animation, ng graphics, makita mo yung file size more than 2 gigs. Sipin mo game, mobile game more than 2 gig, grabe. Sobrang ano na, sobrang laki. I mean, sa akin on my end, parang hindi ko siya na visualize na magiging ganun yung mobile gaming, 'di ba? I mean, kasi before, 'di ba, parang ang ano-ano lang ba yung mga nilalaro natin? Tsaka ano lang ba yung mga graphics ng mga nilalaro natin? And Temple then, Run, 'di ba? Ganun, 'di ba? Gandang-ganda na nga tayo sa Temple Run eh, kung tutuusin ni, 'di ba? Pati sa Tap-Tap kasi kapag ka naglalaro ng Tap-Tap, nag-iiba may kanta. Oh, may kanta, yes. Kanta, tapos nag-iiba-iba yung kulay ng ano nilalaro mo. Tapos andiyan si ano si Candy Crush, 'di ba? Kumbaga napaka cartoonic nung mga ano, 'di ba, nung mga animation ng games. Oh, well, vibrant then, mga ganyan. Exactly. And then right now, yung mga kumbaga yung mga processors, lalo na yung mga processors ng cellphone ngayon, compare mo sa processor ng PC dati, mas malakas na yung processor ng cellphone ngayon kuto yung mga Snapdragon na matataas. Ano, 'di ba? Oh, grabe 'yun. 'Di ba? Sobrang different, sobrang ganda na ng ano. And I didn't foresee na China phones can actually handle those kind of games. Grabe, 'di ba? Diba? I mean, sobre. Hindi, doon lahat ginagawa, pare. So I am hindi ka na magugulat eh, 'di ba? Nakikipagsabayan sila. Actually. Isipin mo na lang yung mga cellphones before, di ba? Yung mga cellphones na ginagamit. Pag tinignan mo pa lang, pag tawag mo pa lang, alam mo, China phone na. Ngayon, pag tinignan mo, parang, ano ba, totoo bang Samsung? Premium, yeah. Diba? Talaga premium feel, pare. And they actually have their own brands. Di ba? Yung mga panibago ngayon. I don't know, hindi, correct me if I'm wrong, ha? Yung mga Redmi, Realme, Yan ang gustong-gusto ng mga streamers, pare. Sa totoo lang. Diba? Ang mura, tapos ang ganda. Yes, tapos so, talagang compact sa battery, battery life. Kayang-kaya. I mean, diba? Bakit pa ako bibili ng mahal, diba? Kung baga exactly. Dito, nandito naman. So, exactly. Pagkain lang namin ng pamilya ko yung sobra. Totoo. Right? Yung mga paniwala talaga na... Siyempre, lumaki tayo na may mga consoles dati, di ba? May mga PlayStation 1, PlayStation 2. Lahat na lang consoles before that. Na malalaro mo sa cellphone. Exactly. Diba? Yung may mga diba? Emulator na ngayon eh. How emulator na sa cellphone? Gusto ko malaman yung mga insights nyo. How do you feel about emulators, pare? Anong... Ako, ano ang...
sa emulator, na try ko kasi i-install yung emulator sa cellphone before. Hindi ako nag-enjoy maglaro in general sa sa mobile phone kapag hindi ko nararamdaman yung buttons. Ah, okay. So, kung maglalaro ko, dapat meron something na ikakabit sa phone na talagang physically nararamdaman mo. Mm-hmm. Like meron. The buttons, yeah, response nung buttons mo. Oh, tsaka minsan kasi hindi, kumbaga, ang laki ng daliri ko eh. That's one of the downside if you're going to play mobile phone or cons kasi kung mag-adjust kailangan mag-adjust ng daliri mo eh, otherwise kailangan kailangan mo ng mga tablet, kailangan mo na, 'di ba? Kaya hindi ako bumibili naman ng liit. Tsaka isa pa, nagpapawis yung kamay ko. So, 'di ba, kapag yung screen ng phone kapag naanuhan ng pawis yan, ang hirap ng gamitin. Unresponsive na, talagang mahirap ng pero, it happens. Exactly. Pero the concept of having an emulator sa mobile phone is something na sa akin positive eh. Bakit? Kaya ilayo ko muna yung sinasabi ni Roca na kailangan support mo si developer eh, yung mga ganyan. Pero todo download sa sa Pirate Bay o 377 mga ganyan. Diba? Pero yung the emulator itself kasi somehow ang galing niya na yung simpleng system or yung complicated na system ng PlayStation, for example yung PlayStation itself, kaya niyang i-code into mismo a mobile application. Grabe, no? Di ba? Tapos yung mga games pa itself, di ba, yung mga ISO games, di ba, i-download mo na lang, i-install yung mga ROMs, di ba, sobrang galing. So for me, yung kumbaga kung ako selfish talaga eh, talagang gusto ko yung yung emulator kasi you're basically you have your phone, you have your mobile game, and then kapag gusto mong balikan yung mga games mo dati eh, tama, di ba, andyan siya, pwede mong laruin. Sa'yo, Jai? Tsaka sa akin din, pareho tayo. Kasi madalas na gumagawa niyan siguro yung mga gustong ilaruin ulit yung mga games na nilaro nila dati. Balik tayo. Sa akin, sa emulator, pareho tayo, parang hindi siya full experience pa. Parang hirap kasing gumalaw sa screen eh. Tsaka mag-fingerprint din yung screen mo. Tsaka ang kalaban ko talaga dyan, yung battery. So lagi kang kailangan ng charge. Sorry, ang hirap din kasi maglaro nang nandun yung charger. Kasi, yun nga, di ba, yung iba sumasabog. O, totoo, di ba? Ang daming sumasabog. Yung iba naman, na sinasabi, hindi naman sasabog yan. Pero, after a while kasi, nadadamage yung battery ng phone. Especially yung mga battery ng mga phones natin ngayon. Eh, hindi na katulad ng Nokia dati na, tanggal ng battery. Tanggal ng battery, okay. Pili, diba? Palit. Exactly. Non-removable na eh. Non-removable na. So, medyo, yun yung downside. Ano pa sa'yo? Para saan maganda rin kasi yung emulator. Kware, for the new generation, gusto mo na iparana sa kanila yung game na to. Maganda to eh. Ayan, tulad ni Kat, isa sa mga games na tumatak talaga sa kanya yung Pepsi Man. Parang Temple Watch. Isa sa mga nilalaro ko yung sa PlayStation 1. Pepsi Man. Two hours, man. Tapos syempre yun, pwede mo na siya malaro sa phone mo. Diba? Tulad yan, mamaya may newer generations, pinsan mo, or anak ng kapatid mo. True. So, pwede mo na may yun. Gusto mo matry ito, napakaganda nitong game. O kaya, if na-hook sila sa mga remakes, yan, tulad ng Final Fantasy 7 na ni-remake. Ito yung original, tapos magugulot sila, di ba? Diagonal, hexa. Basta shape. Ito na wala pong poses. Yun, para sa akin, more on the reminiscing factor mo. I-share ko lang din ha. Yung kasi, yung sa remake-remake. Di ba may remake ng RE3? Resident Evil 3. Nakita nyo na ba yung gameplay? Grabe.
lupit nung gameplay, pare. Ang lupit, no? Ang ganda ng graphics, pero iba yung storya. Nemesis. Ayun lang. Hindi ko pa na... Ah, talaga? Oo. Oh, iba? Iba. Hindi yun yung, di ba, if you remember, yung first part ni RE3, si Jill, tumalsik galing bintana or pintuan yata yun, alleyway. Lalakad siya, di ba? No? Yun yung una. Yun yung, sa RE3 hindi, yung remake, iba. Parang nagkaling sa loob. So, may mga additional. And parang, yung, okay. Yung ano, yung anak ko kasi, yung panganay ko, ang hilig manood ng mga ganyan, yung mga... Horror? Hindi naman horror, pero yung gameplays. Okay. Gameplays, no, panoorin niya, si Hori Kenshin, yan, yung mga ganyan, yung mga naglalaro, sila PewDiePie, mga naglalaro. Ah, oh, okay. So, ako, since kaka-download ko ng emulator, naka-install ko ng emulator, ang isa na mga gusto kong pakita sa kanya, yung difference ng remake, tapos yung old school na RE3, alam mo yung kung paano ka makikipaglaban kay Nemesis, yung mga ganun. Hindi mo alam kung paano tatakbo si Jill ng mabilisan kasi hihinto muna tapos kakakaroon. Tapos parang ano yun, parang robot eh. Oo, diba? Yung mga ganun. So, yeah, that's actually true. Reminiscing as well. Kasi, yun nga, ang hirap na kung makakita ka man ng gaming console na nagumagana pa rin, perfect. Ang mahal na. Hindi na yan katulad ng ano, gano'n. Problema mo pa yung disc. Mamaya, hindi na gumagana. Disc, exactly. Or yung lens. Oo, totoo. Yun lang din naman yung sirain sa console. Exactly. Sa'yo, Nodge, yung ganyan, yung emulator nga, yung nabanggit mo. What's your take on emulators? Ako, wala naman problema kasi, syempre, galing akong Game Boy. So, yung mga handheld, talagang okay na eh. Swabe na. So, parang more on, ano, reminiscing. Reminiscing. Yung childhood, ganyan. Tapos, may mga, parang ano siya, may mga remake din. So, puro Pokemon, eh, no? So, may mga remake din ng Pokemon. Kaso nga lang, syempre, mauninibago ka rito kasi, syempre, nung bata, ano eh, may mga codes ka na alam na hindi na siya applicable dito. Right. Oo, yung mga missing, no, mga paparami na rare candy and all that. Tama. Ano pa ba? Yung mga hindi ko na laro noon, natatry ko ngayon or natatry ko nung pag may emulator. Right. Kumbaga it's a win-win kasi nga lang syempre sa pasintabi po sa mga app developers, yeah, sa mga game developers. Diba? Sorry po. But still, may mas gaganda pa dyan in the future. May inspired din yung mga developer na, uy, paano kaya natin magawang ano, totoo, sa atin lang tong games na to. Yung mga ganun tipo, di ba? Exactly. Pero may isang tao pa rin na makulit ang imahinasyon at magagawa ang mga bagay na hindi mo ay nakala. Sabi nga nila, there is always this one Indian guy. Ang ano naman sa gitara, there's always this one 10-year-old Asian kid. Emulator, unang beses akong nag-stream, emulator ang gamit ko. Ang nilalaro ko, PSP emulator. Ang nilalaro ko, Ulan. Ano? NBA? Hindi. Ano? Final Fantasy. Final Fantasy talaga? Final Fantasy pa din. Final Fantasy sa... ano? Anong Final Fantasy yun? A Tactics? Hindi Tactics. Ano? Alam mong pangalan nun, yung 7 din. Yung kay Zack. Iba na. Ibang ano. Alam mo ito ko, Crisis Core. Yun. Ah, yung Crisis Core. Okay, yung ano, yung parang... RPG na parang third person. Hindi na siya, ano... Parang turn-based pa rin siya, pero free-word na rin. Tsaka maganda na yung graphics. Tsaka maganda kasi, yun yung backstory ng Final Fantasy VII. Okay. Yun na, no? Kasi parang ano, parang yun nga. So, yung napag-usapan natin before, si Family Computer, which is yun nga, yung sa ating Gamebox. Again, yun, no? Guys, ha? 20 viewers, dalawa ang mananalo ngayon. And, yun nga, so from Family Computer to the Sega series, tapos PlayStations, and then now mobile gaming, isa sa mga
isa sa mga bagay or mga gaming console, not necessarily gaming console, pero I think ways to play a game na hindi ko inakala na makikita ng generation natin, eh yung VR. Yung ano, dati, yung, alam, ewan ko kung napapanood nyo to before, yung VR Troopers. VR Troopers. Oo, sa Channel 5 yun eh. Sorry, 5 or 13. IBC 13 or ABC 5. Can't remember. VR parang Troopers. Power Rangers yata. Tatlo sila na parang Power Rangers. Yun, ganun. Pero hindi yung parang may red or what. Well, technically meron, pero parang ano sila. Futuristic yung style, parang robot thing na bionic. Pero tao lang, na suit lang nila yun. So, VR Troopers, parang may papupunta sila sa base, magsasuot sila ng something na nasa ulo or nasa mata nila. And then, parang papasok sila sa VR, and then yung character nila doon, yun yung tatalo doon sa kalaban. So, parang ganun yung, ano, yung story. And now, lo and behold, we have VRs. Diba? Hindi natin na, hindi mo alam na, ano ba yung unang-unang VR na, ano, saan ba yun? Hindi ko matandaan kung PlayStation ang unang-unang nagbigay ng VR or nag-release ng VR or meron lang talagang VR as in VR system na nanandyan. Kasi, for sensors na, technically, kailangan mo ng sensors yun eh, sa mga ganyan. Mm-hmm. We ang unang naglabas ng mga ganyan, 'di ba? Yung mga sensors, yung mga gamit mo. Tapos after noon, yung nagkaroon nga ng VR. And then yung AR, alam niyo yun, yung augmented reality. Yung parang yung PlayStation 5 na ano. Meron po dito. Ito ano, Star Wars Jedi Challenge. Nakuha ko to libre. Galing dun sa Lenovo na laptop na binili ko before. Sakto nagkaroon sila ng partnership with Lenovo. Meron parang beacon, tapos meron siyang yung VR na headset. Oh, lalagay mo dun yung phone mo sa loob. Kaso ang problema kasi ito, downside nito, masyadong malakas kumain ng battery kasi nakatodong brightness. Iinit yan. Iinit. Uh-huh. Yun yung problema. Pero, meron siyang sword eh. Yung sword ng mga lightsaber. Eh. Lightsaber. There you go. Uh-huh. Lightsaber. Meron din siya doon. Tapos maririnig mo yung boses ni Princess Leia. Mga ganun. Augmented reality nga eh. So, parang ako, bilib ako. I mean, yung first time ko nakakita ng AR yung tawag nila eh. And then, may nakikita nga ako ng mga nag-i-stream ng mga naka-VR. Ngayon yung Phasmophobia, di ba? Yung mga naka-VR ng mga Phasmophobia. mga sigawan na sigawan, di ba? Ganun. Kayo ba? Naisip nyo ba na magkakaroon tayo ng ganito? Knowing for a fact that PlayStation just started 25, 30 years ago. And then nagkaroon na kagad tayo ng VR after 30 years. Ikaw, Jay. Kasi ikaw yung may pinakamaraming console technically. Actually, may share pa ako isang console na nagkaroon kami. Virtual Boy. Virtual Boy. So, ito yung papasok mo yung mata mo sa... Try nyo search sa Google. Bali siyang portable gaming console na ipapasok mo yung mata mo dun sa screen. Tapos, meron kang controller. Tapos lang, makikita mo lang dun sa may screen. Puro kulay red. Kulay red, oo. Sabi nga dun sa nabasa ko, first, capable of displaying 3D graphics, yung virtual boy. Kasi dito yung, dito lumabas yung Wario. Ayan. Yun pa lang, di ba parang makikita mo, parang dumulutang yung yung images eh. So, siguro dito ko na realize na parang ito yung pattern siguro ng virtual reality games na yung tipong hindi mo kailangan ng TV na parang isusuot na eh. Ito, hindi mo susuot eh. Kumbaga, titignan mo parang tumitingin sa bintana eh. Mm-hmm. So, pero ako, mahirap kasi ako sa motion, kumbaga, motion sickness eh. Kung kalabo mo sa virtual reality. Nakikita mo ba sa mga YouTube videos na kuya silang nadada pa.
Hindi ay, yung ano yung parang nasa platform ka tapos parang lalakad ka. Lalakad ka rin. Tapos nakikita mo pabagsakan or what, mga ganun. Ang dami ko nakikita ng ganun. Pero diba, ang galing kasi, I mean, may headset ka, so yung, ano mo to, yung sense of hearing mo na ano rin. And then, yung visual mo, nandun din. Although yung mismong feeling mo, hindi, ano, hindi naman, hindi naman tama. Eh. Oo, pero, kasi, somehow, what you see, eh, yun yung talagang pinapaniwalaan mo. Kaya, medyo, medyo kakaiba. Ikaw, Nudge, na-try mo na ba? Ano kasi, may mga, na-test. Na-try niya. Uy, sira ulo ah. Na-try na ako na, ano, na-try na ako ng VR. Kasi dati sa, kaso sa ano lang sa phone lang na alam niyo may Oculus na VR ni Samsung, so na-try ako noon. Talagang eh syempre phone sa tsaka ano yung support namin noon, so na, pero nakita nakasubok na ako, nakasuot na ako. Talagang next level yung dating eh, next level lalo na pagka videos, lalo na pagka talagang feeling mo andong ka. Exactly. Talagang you're creating a reality. Ang ano lang yun, for me parang may mga pros, may mga cons. Kaya siguro hindi pa ma-push to sa mass kasi syempre yun nga sabi ni Jay, motion sickness, that's number one. It can strain your eyes kasi nasa tapat na sa ano mo eh, right. Nasa yung todo yung brightness. Me item can be hazardous. Remember those exploding phones? Shout out. No, you see. Remember Samsung. Remember those, di ba? So, so possible siya mangyari, but it in I'm pretty sure that's going to be a lot expensive. Yum. Di ba? Parang PS4 ano VR. Exactly. Remember hindi pero parang pangalan nito. Yung kay Tony Stark, parang sinabi niya na oh, pwede pala mangyari yung edit niya, di ba? Parang yeah, it can happen, but it's going to cost a lot of money and that's true. Parang ang na-imagine ko pa ngayon, helmet yung dating. Tapos may 7.1 or surround sound ka na kasama para hindi masyado ano, pero I mean we I cannot tell, but I'm pretty sure that's going to happen. Pwedeng 100 years from now, but it's just a matter of time actually. Diba? Yes. Diba? Ito nga 'di ba, sabi ko nga kanina, hindi nga natin nakalain na after 30 years from the time na nag-start si PS1 and then right now we have VR. No? Shout out lang pala kay ano kay Roxanne Katrina Batenga, ang isa napakaganda kong uy! manager. Shout out sa iyo at salamat sa panonood. Anyway, yun nga isa ano, yung sinasabi mo ngayon kay Edith. Naalala ko yung isang part na ginawa ni Tony Stark na yung nasa parang hologram. Tingnan yeah, di ba? Sigla niyang ginanon. Talagang ano eh, no? Talagang what? Mind-blowing. At saka yung isa pang VR na yung pala nakalimutan ko, yung isang VR kay Sony, yung Spider-Man na pagkabukas niya yung suit niya nandoon, parang 'di ba? Parang nakita ko yun sa na in-stream or what. So, parang totoong-totoo talaga yung pakiramdam niya si Peter Parker. So sabi ni Kuya, search nyo, Time Traveler. Arcade game din siya, pero hologram. So, may mga hologram. Actually, tinitingin na, ano ba ito? Chinecheck ko nga siya sa, ano, sa YouTube ngayon. Pero, grabe ah. Oo nga, full playthrough. Yun. Try nyo i-check, ano siya? Hologram Time Traveler. Ano, check ko ito mamaya. Pero, yun nga. Nga. Yung ito na lang yung ano ba to, may sinasabi sila na parang may lalabas yata, hindi yung parang watch yata, or parang di ba nga may Apple Watch na may Apple Watch, so you can basically do almost anything that you wanna do on the watch. Tawag, text, or check yung text message, notifications or whatnot.
may sinasabi nga sila na parang ay hologram na lang yung lalabas something may ikakabit. Oh, parang kaya, oh, parang that naka-hologram. So you really can't tell eh kasi by next year, I don't know. Kotse na lang eh, Brad. Kotse na lang, may mga self-driving cars sa States, 'di ba? Grabe, no. Anong AirPod ko nasa Google, sinasabi niya nga normal lang daw 'yun na may mga ano, merong mga what do you call this? Self-driving na mga kotse. Yun nga lang, hindi pwede dito 'yun. Kasi kapag ang self-driving kasi sensors, 'di ba? Sige mo na lang kung gaano karaming motor, bisikleta, at kung sino-sino tumatawid sa paligid mo. Makinig na tumumandar yung ano, hindi na umandar yung self-driving car na yun, di ba? Masyado masikip ang daan sa Pinas. Exactly, exactly. Sabi ni Daniel Kelly, no? O pati daw camera. Totoo. Sipin mo lang yung camera, yung diikot, yung iniigot-igot mo, 360? Tapos kukuha ka, diba? Tapos pagkakuha mo, iigot mo na naman. Yung Kodak dati, Agpa, yung mga ganyan. Tapos naka-film, diba? Oh, after nung manual, nagkaroon ng battery, automatic na, pinipindot-pindot na lang. Pero syempre, may film ka pa rin. Diba? Tapos, yung huwag mo bubuksan. Daniel Kelly, ano yan, co-work ko yan. Talaga? Pag-UK yan. Na nagtatrabaho dito sa ano. So, we need to speak in English. So, to shout out Mr. Kelly. Shout out, Daniel Kelly. Thank you very much for dropping by. Shout out, Daniel Kelly. Mr. Kelly, I didn't know that you are actually in United Kingdom. British. Oh, yeah. United Kingdom. UK, British. Or nasa rin. So we should be speaking in English starting now. Oh my god. I'm not prepared. So, alam ko naka-log out ako pero Daniel Kelly, you can send us stars and GCash, you know. G-cash. Donation, you know. And, you know, if you don't have GCash, PayPal will do. PayPal will do. And, you know, it's really nice for us to have Mr. Kelly watching. By the way, the Sega Time Traveler, thank you very much pala kay Kuya Jeffrey. Ngayon ko lang nakita pala ito eh. Mukha siyang washing machine. Yung time traveler. Ay, yung time traveler na hologram. Sega. Sega pala ito. Sega. Makita. So, actually, thank you very much. Mukha siyang washing machine na video. Sabi ni Kuya, may self-driving cars na isa-set mo yung coordinates. Good na yan. Usually sa mga parks and big farms sa ibang bansa, ganyan yung pag sa mga tours. Pero kasi, sa mga self-driving cars kasi, may sensor pa rin eh. If I'm not, kung tama yung naiisip ko, na nare-remember ko, so may napanood akong ganun, na documentary, parang may tao sa loob, tinitingnan niya kung gagana, Tesla, na self-driving car. Nag-set sila, bumunta sa freeway, interstate, di ba, interstate, minimum yan, 60 mph, di ba? So, after pagkapasok ng freeway, talagang 60 siya, and then yung kailangan pupuntahan or kapag may biglang mag-overtake ng mga kotse, bumabagal siya. So basically sensor 'yan. Hindi ko lang alam kung gaano kalayo. This is ang problema, 'di ba? Pag dito sa Pilipinas, yung mga kasabay mo ang kotse, ganto na lang yung difference ninyo. Yung truck na nakasabay ko kanina, ganto na lang yung difference namin. Ang sarap suntok. Meron nga yung parang sabi ko, ang tapang ko nga nun, parang gitgitan na, bus at saka truck. Niretso ko lang. Sabi ko, kung nandito si Jaycor, malamang sa malamang, uy! Ayaw na. Oo. Singit ka na singit. Kala mo, may sapusa kang buhay ka. Pero yun yan, yung sa VR, although si PlayStation VR medyo nagkaroon ng downfall eh. I think it's because of the price. Tama. Magkano yung price ng PSVR? Isang console na. Mas mahal pa. Magkano yung 26, 28, or almost 30 yata, if I'm not mistaken. Hindi ko na binalak tingnan. Kasi alam ko mahal. Hindi ko rin naman mabibili. So, hindi ko na tinignan. And, sa akin kasi, whenever I buy a console or a gaming console, gusto ko, marami na kagad yung games.
I mean, available games. Diba? Yung parang, ito, okay ito, ganyan doon. Kaya nga, sorry, isa-segue ko na lang dapat sa next topic natin to for next episode. Eh. Pero, si PS5, diba? Oh. Ang dami nakakagulo. Diba? Mm-hmm. Ang dami nakakagulo. Kailangan kong bumili ng PS5. Kaya si ilan yung games. Hindi, maganda talaga ang ano. I mean, marketing team pa lang ni PS5, imagine. PlayStation. Diba? Ni Sony PlayStation pa lang. Ako, iba yung point of view ko ngayon sa PlayStation 5. Iba, feeling ko kasi iba na yung culture ngayon. Parang may nabasa nga ako na yung iba, gusto talaga makuha yung PlayStation 5 dahil gamer sila. Pero yung iba, gusto mo makuha yan kasi parang mauna sila. Parang ganun ba? Bigla na naalala. Huwag nating halungkatin lahat ng topic natin for next episode. Kasi yung gamer na yun. Yung gamer. Okay. Sneak peek lang yan. yung mga gamer. Pero, shoutout nga pala kay Bitoy Story. Napakaganda nung mga... Grabe, customize niya. Grabe. Lupit. Ano yan eh? I think sa lahat ng mga nagko-cover or nagre-review ng especially with regard to games. Andun siya. Kumbaga top 3, no? Top 3 ng ganyan. I mean, nothing against the other streamers na nagkaroon ng ano kasi ang dami nila, kung totoo sa ito. 'Di ba? Huwag na natin pangalanan ng iba kasi gusto kong i-guess yung iba dun eh. Pero pero yun nga, 'di ba? Kasi parang si Bitoy, knowing Bitoy himself, sabi niya nga halos lahat yata ng gaming consoles meron siya. Yung gaming system, di ba? Halos lahat meron siya. So, buhay alam pa. Niya. Oo, buhay pa. Nasa kwarto niya. Yan yung gusto kong gawin. Exactly. Ako rin eh. Kasi hindi kaya ng ano eh. Ayaw ng bulsa ko eh. Yun lang. Pero yun nga, di ba? Shoutout kay, ano, kay Bitoy, Bitoy Story, no? BTS. Ay, BTS nga ba? Korean yata yun. Bitoy Story, yun. Bitoy Story, yun. Anyway, shoutout dun ah. Kasi sobrang ganda ng ginawa niya. Especially yung unboxing, unang-una. And then, itong recent na vlog niya, na drinomingan niya yung ano, no? Unlupit, sobra. So, ayun nga. So, for me, I mean, we can tackle about PS5's, yung advantage, disadvantage, anything about the newer consoles. Not just PS5, diba? Isama mo yung ano, yung may mga issues about Microsoft console. Exactly. Diba? Yun. Napakagandang pag-usapan nun. Isasama rin natin yan. Pero gusto ko kasing... Xbox. Gusto ko kasing malaman... Teka lang ha. Gusto ko kasi malaman ano yung unang-unang Xbox? Xbox. Diba? Xbox. Ano yung Xbox. Sunod? Ano yung sunod? Xbox 360. Di ba 360? 360. Okay. Ano yung sunod? Xbox One. Doesn't make any sense. 360 tapos. Diba? Kasi PlayStation na. PlayStation 1. PlayStation 2. 3. Naalala ko na naman tuloy si ano, si Sheldon. Na yun namimili siya ng PS4 at saka nung Xbox. Hanggang sa nagsarado na yun. Yung store. Yun ako. Again, mag-usapan natin yan next time. Pero yun nga, going back to the VR thing. Aside from the price itself, I mean, not everybody can actually buy the VR itself, no? Yung para nasa bahay ka na. Gusto mo mag-VR, okay lang. The good thing about here in the Philippines, I'm not sure dun sa ibang bansa eh. I'm not sure sa UK. Mr. Kelly, if you can share with us if there are any... what do you call this? Entertainment area, like gaming area or arcade? Arcade sure. Area, yeah. I'm not even sure if they call it arcade as well. Because I think it's different. But I'm not sure in UK if a gaming area this. Where do you have the games in a box? The arcade. Games. Arcade. Yeah. So call it time zone. If they have in the UK, if they also have this. VR for rent. Kasi dito sa Philippines, this is the good thing about Philippines eh. Punta ka ng SM, punta ka dun sa ano, sa mga arcade stations, may katabing computer shop yan na nagpaparenta ng PS4, paparenta ng Xbox, paparenta ng Wii, paparenta ng VR. So dito na lang sa may SM Mega Mall.
So, pagkapunta ka ng SM Mega Mall, dun sa may pinakababa, sa dun sa may food court. Underground floor. Sa lower ground. Sa underground. Di ba rin, UG tsaka LG? Upper ground yun, upper ground. Upper ground tsaka lower ground. Underground pala. Pala. Palawan. Underground river. Underground river. Upper ground. Yung parang first floor. Tapos lower ground. Yan sa lower ground. Dun sa may mga pala. Ayun. So parang ano, meron isang ano dyan. Isang... Lakas ng tama nito ah. Napapa-underground kay. Isang area dyan sa ano, sa SM Mega Mall, nakatabi ng Worlds of Fun yata. Yun, nito, di ba nito? Hindi pala. Wala, iba-iba yun. Basta katabi ng Worlds of Fun or Tom's World, meron dyan nagpaparenta ng PlayStation. Instead ng mga arcade games, PlayStation talaga pinaparenta nila. And meron silang isang parang nakabox na area doon or parang merong harang na for VR use. Mm. So, kumbaga, kung ikaw, if you just would like to experience VR, then you don't need to buy the VR, di ba? Parang, kumbaga, punta ka na lang doon, bayad ka, I think 100 pesos per 30 minutes yata yun. Parang ganun. What? Oh. Ay! Oh, oh. This, sa bagay noon, kami... Naalala mo yung ano pangalan nito? Meron kasi sa Pinoval dati sa pinagstayan namin yung parang rentahan din siya o yung rock band. So parang studio siya tapos may malaking screen. Kasi PlayStation sa baba noon eh. Oh, PlayStation. Yeah. Tapos may mga gitara, parang Guitar Hero. Sabi parang ganun. Eh, magkano ba yung renta natin? 300 ata, ano? Per hour. Mahal yun kasi yung ginagamit yun na mga musical equipment. Oh. Tsaka ano eh, kompleto yun eh. Di ba? Kompleto na. Para ka lang nagrenta ng studio. Na nandun na yung ano yung equipment. Tsaka at least maayos yung equipment na ginagamit. Pero yun nga yung sa VR nga kasi parang 100 pesos for 30 minutes if I'm not mistaken. Just for you to experience. And ang nakakatuwa kasi dito, yung may mga barilan ng mga zombies. May mga zombies. So, again, may barrel car, diba? Arang tayo na naglalaro ng Left 4 Dead, ng Resident Evil, ito yung isa sa mga pinakahihintay natin. Yung zombie apocalypse day. Diba? Yung parang ano, parang World War Z ang datingan, 'di ba? Pero instead na in real life, in nga sa virtual reality. So parang ayun nga, ang daming mga naglaro, mga bata, may mga matatanda, mga teenager. Parang sabi nila, okay, 100 peso for 30 minutes, sobrang laki nun, 'di ba? Sobrang mahal. May magkano na lang ang renta ng PC ngayon? 10 piso isang oras. 15 pesos. Pagka nasa mall ka, nasa 25, 30 pesos per hour. And then yung VR, 100 pesos. 30 minutes lang. Netopia and... lang sa kalam. Netopia lang talaga. Ang malakas. 40 pesos per hour siya. Wala na. So parang ganun, diba? Pero ano nga eh, the best thing about it is if you just would like to experience it, parang hindi mo na, kumbaga, hindi mo na titingnan kung magkano. Kung may pera ka, diba? Kung may pera ka talaga, hindi mo na titingnan magkano eh. Just to experience itself. Hindi mo naman araw-araw or whatnot, diba? That's what I mean. Sabi nga ni Kuya, stress reliever nga naman, yung mga ganung games. Depende kung anong game yung lalaroin. Diba? Yung pero... Alam mo ba yun, yung parang nasa cage ka tapos nasa underwater ka lang. Sinaanuhan ka ng mga shark. Pating. Oo. Share pa lang yung VR dito sa Thailand, parang sa Pilipinas. Meron din sa mall. Pero ang na-notice ko, madalas bata ay naglalaro. Tapos yun niya, meron yung zombie games na may hawak silang, alam mo pa kung yung tawag dito sa controller. Basta may pinapang-pang baril. Tapos meron din dito yung ano yung parang VR experience na kala mo nasa roller coaster ka. So isa pa yun. Yan ba yung ano? Yan ba yung nakita kong videos sa Thailand yata yun? Yung may babaeng na gano'n nag-video. Tapos ginagano'n. Yan. Hilahawakan yung ano, yung upuan ng babae. Oo, roller coaster, ginagano'n. Para immersive daw experience. At least, feel. Tapos, todo naman sigaw si ate, di ba? Pero yun na, ang kulit kasi, na just the two senses, your hearing and your sense of sight,
na ano na eh, parang nafe-feel mo na kagad na parang nandun ka na. Diba? So, kakaibang kakaiba. So, I think there's gonna be a lot of changes and improvements with regard to VR. Eh, syempre, kapag may improvement, malamang yung price din nag-improve. kung ngayon nasa 28,000 eh hindi na nasa alam kung magkano na yung mga susunod yung mga ganyan, yung mga VR, diba? Kaya nga, ano eh, parang ngayon, nowadays, a lot of us, kasama na ako, kasi ako maka-console ako eh, a lot of us are somehow transitioning to PC. PC rigs, 'di ba? PC rigs, ng pataasan ng GPU, pataasan ng processor, palakihan ng memory, 'di ba? Yung mga ganyan eh. Pating kara ng diba? RGB, RGB talaga 'yun eh. Paramihan RGB ng RGB. RGB lang talaga. Hindi di si Roka, tatanong ko sana kung ilan na FPS niya eh, kasi daming RGB. Pampataas daw ng ano yun eh, ng FPS eh, tsaka pampaganda ng ano eh, pampaganda ng aim yun eh. Daw, eh. Aim mo. Pang-aim daw talaga yun eh. Pero guys, sa inyo ha, if you're gonna be given a chance to choose between the two, PC rig o gaming console, at bakit? Sa'yo, Jay. Ako, ano eh, kumbaga ang pinaka nabili ko kasing console, di ba sabi ko nga lahat ng consoles na nagamit ko is bigay lang sa amin. Mm. So, ang pinaka first ever na nabinili ko sa sarili kong pera is actually PS4. Okay. Kasi lahat ng console nga, bigay-bigay lang. Nung time na to, syempre gusto kong PS4 para ma-experience ko rin yung mga bagong games. Na, lalo na yung in-announce yung ano, Final Fantasy Remake. Okay. Final Fantasy 7 Remake. Okay. So, yun yung isa sa mga factors na bakit ako pumili ng PlayStation. Tsaka, yung Crash Bandicoot na ni-remaster. Yan, si Kat, gusto yung Crash Bandicoot eh. So, isa yun sa mga dahilan ko bakit ko siya na-convince. Anyway. Nabudol mo. Yun yung backstory. Budol gang. Pag PlayStation. But, at the same time, meron din akong gaming laptop. So, nauna yung gaming laptop ko yata before yung PlayStation. So, doon ko na-realize niya na more on PC gaming ako. Kasi compared sa PlayStation, every game na bibilin mo, napakamahal din. So, yun, sa factors yun. Parang yun nasa likod mo, ang daming games. Parang yan. Yan. After yun, tapos pangalawa, syempre, pagka naglaro ka ng, ano, ng PlayStation, kailangan mo TV. Eh, syempre yung sa bahay may mga nanonood ng TV. So hindi ka pwede makipagsabay. Tapos pangatlo, syempre after maganda kasi sa PlayStation may mga exclusive games eh na hindi mo malalaro sa PC. So yun yung isa sa factor siguro kung pipiliin ko yung PlayStation 4. But overall, mas PC gamer ako kasi syempre most of the time ginagamit ko yung computer. At the same time, kumbaga you hit two birds with one stone. So meron ka ng pang-work, meron ka ng pang-game, diba? Tapos nakaka-communicate ka rin using your right. Your computer. Mas more immersive yung gaming ba with your friends kasi nakaka-connect sila. At the same time na nagagawa mo rin naman yung sa PlayStation 4 pero para sa akin mas accessible kasi yung sa PC or laptop. Right. Ikaw ano, Nudge? Ano sa iyo? Well, ako matik na na PC kasi lumaki naman ako ng without owning game console. Pero given a chance na magkaroon ako ng setup noon, I'm going to do it kasi parang ano rin eh may mga yun yan, nauuso na nga yung remastered. So parang euphoric yung dating, nostalgic pa. Para sa akin, diba? perfect moment yung PlayStation 5 sa'yo, parang. Diba? Gabi ang bao. Alam mo yung mga hobby na kailangan marami kang pera, businessman ka, napupunta sa akin eh. Eh, wala naman akong pera. Hindi, but kidding aside, plano ko siya, but
Siyempre, unang-una yung unang-unang kinoconsider ng mga bawat tao naman is the budget. And also, kung for entertainment and leisure purposes lang naman talaga, yun, dun tayo. Pero, I'm more with work, tapos nandito na rin sa laptop or PC. Yung mga kailangan mo, pwede ka rin naman magbumili lang ng console or yung, sorry, yung gaming controller. Mm-hmm. Tapos sa i-bluetooth mo lang, feeling mo, ano USB, ka na, di ba? Yes. Feeling mo, uy, oo nga, no? Tapos, I'm not sure if yung sa, yung PS Store or PS, parang meron kasing may mga apps sa Samsung. sa mga smart TV na pwede mo laruin. Uy, kung ano-ano man niya. Nag-resign ka na po. Nag-resign okay. Ka na doon. Ay, 6 months na pala, no? Wala na, okay. Wala na yung ano, wala na 3 month rule. Close, okay. So, ano na, pangalan nito, talagang pwede mo siyang laruin without the console itself. Pero if you're into exclusivities like the games itself, kung doon mo lang siya nalalaro yung mga Miles Morales sa Spider-Man and all that, kempre na-amaze ka lalo na pag may mga skit na nakikita ka sa Facebook video. Parang doon ka ma-entice, but totally hindi siya ganun ka-convincing unlike dito sa PC or laptop. Talagang ano to eh, game and not the Game Gear, but it's going to be your battle station. Diba? Parang ganun yung dating. So tsaka I think ano eh, parang naalala ko lang bigla yung sinabi sa na trainer ko before na kung ikaw for example na ano wala ikaw Nudge, kung are yan, diba, kung dito sila ano, dito si Jay sa Pinas, magkakasama tayo or what, may pera ka, bibili ka ng sasakyan, bili ka ng sedan o bibili ka ng van o ng SUV, ano bibilin mo? Well, sa akin, since sedan lang bibilin ko. Sedan lang. Mm-hmm. Mga ganun. Ayaw mo ng SUV, ayaw mo ng vans. Pangani, pang bachelor feels yun, di ba? Parang, bachelor. Oo, kasi, kumbaga, pero kung pampamilya, syempre, doon tayo sa SUV, pero pagka kung soloista lang ako, ano lang. Isipin mo ha, ganito ha, ikaw lang may kotse. Diyan ako, andyan si Jai. Sige, sedan pa rin ba? Pero yan, no? Mas malaki. Kasi ang nangyayari, I'm not sure with other, yung mga ibang, nasa ibang bansa or what. Pero I think sa culture natin, sa Philippines, we try to, sabi nga ni Tita Chrissy, sabi ni Baby pala, what's sulit? What's sulit, di ba? Pero ano, di ba? Parang ang kinukuha natin, yung parang we think of other people as well. Not just because ito yung gusto mo, pero inisip mo, ay, teka lang, pag umalis kami nila, Jay, kasa ba kami dito? Alaming hindi. Kaya kukuha ko ng van, kuha ko ng SUV, may pera naman ako eh, gusto mong bibili ng ganun. Same goes with the gaming console or yung gusto mong yung trip mong platform for gaming. Katulad ng sinabi nyo pareho, you can actually work with a single system and you can also play, di ba? Tama. But let me be the devil's advocate na. Kasi karamihan sa atin magsasabi talagang PC kasi nandiyan na nga eh, communication, gaming, Netflix, di ba? Mm-hmm. And your work. Pero what if yung work mo eh yun nga, ano, screenshot ka, hindi pwedeng ganyan, yun lang din, no? Diba? Yun lang din talaga. Exactly. Diba? Mm-hmm. Eh, paano? Oh, for example lang, hindi ko sinasabing trabaho ko to dati. Pero for example, joke lang. Sorry. Wala naman dito. Pero for example, ang work mo, production based. Okay? 1 week work, kaya mo tapusin in 2 hours. Okay? Pero, meron kang screenshot sa computer mo. Eh, gusto mo maglaro. Wala kang ibang computer. Wala kang ibang laptop. Wala kang gaming console. Paano ko maglalaro? Diba? I think, aside from the exclusivity itself, kasi, gaming console, as the word implies, is for gaming. Diba? If you really would like to play, I think,
the best experience is with a gaming console. Aside from dun sa mga peripherals niya, yung mga additional, katulad na lang sa Duck Hunt, pare. Diba? Oh, okay ka lang maglaro ng naka-controller, pero mas magandang maglaro ng may barrel. Mm-hmm. Diba? Parang Dance Revolution din, diba? Dance Revolution. Sir. Okay ka lang din maglaro ng controller, pero mas maganda kung may dance pad ka. Hmm. Ngayon, yung pinag-iipunan ko, eh, maglalaro ko ng Gran Turismo, eh, sana meron ako steering wheel. G29, baka naman. Shoutout nga pala sa isang viewer dyan, nandun sa kabilang kwarto. Yan na. G29. G29 na. Comment na lang po, comment. Pamayin comment lang down below kung ano. Kung nice po kami, matanggap po kami ng donation para sa G29. Yes. Saka play seat po. Play seat, saka play seat. Kita mo naman, pare, upuan ko. Literal na upuan pang dining. Diba, yung mga ganun. Pero, kidding aside, yun, parang sa akin kasi, if I'm playing FPS, best to play laptop, or if you have a PlayStation, yung Hori Tracker na ano, na parang what do you call this, yung parang may keyboard and mouse ka rin for FPS para sa PlayStation. Pero kapag for example yung mga driving simulation, katulad nga, di ba sabi ko sa inyo, yung pinaka gusto kong genre is driving simulation, so ako, pwede mo rin naman ikabit sa laptop yon, pero yung processor, the speed, the game, yung kumbaga built-in na dun sa gaming system eh. Katulad na lang sinasabi sa PS5 ngayon, di ba? Walang kayang laptop ang makakatumbas sa processing speed and yung graphics ng PlayStation 5. Diba? Wow. Yun yung sinasabi nila. Kahit sabihin mo naka 3090 ka, hindi daw kaya ng ano. Parang ano yan eh. Parang ang comparison procedure ng ano eh. Kumbaga, ang gaming consoles parang Apple na iOS na optimized lahat. Kumbaga, lahat talagang mga games na dinevelop para sa Apple, talagang optimized na maganda yung quality, talagang mag-run siya as design. Pero laptop tsaka PC, so makakompare natin siya sa Android na kailangan maganda yung RAM mo, di ba? Kasi sa Apple, minsan kahit 4 gig RAM lang, pero compare mo sa mga naka 8 gigs or 12 gigs na RAM na Samsung or any Android phone, hindi siya optimal. Yun yung sigurong nakikita ko na comparison. Kasi, ano eh, pagka naglaro ka sang game sa PC, kahit ano pang ganda ng rig mo minsan, pag nag-thermal throttle, mag-frame drops yan eh. Unlike sa PlayStation, talaga yung system talaga niya na optimal na, although meron din heating issue sa console, pero you can ensure na yung mga gumawa ng mismong console, talagang pinepare nila yung device na right. Ma-run lahat itong games ito na napakaganda na 4K, exactly. Diba? Pero ano ha, i-compare na lang, yun na nga, sabihin na lang in technicalities, diba? Yung gaming console itself. Sabihin na lang sa PS4, magkano yung pinakamura na laptop na pwede mo i-compare sa processing speed ng PS4 nasa 40, 50, 'di ba? i5, baka i5 lang 'yan. i5 pa lang 'yan. Hindi pa naka 16 gig ang RAM niyan. Baka nga naka 1060, naka 1050, 1060 ano lang 'yan na GPU, hindi pa naka 1660. Isa 80, 1660 lang yung ano ko, yung GPU ko. Pero 'di ba, isipin mo yung sa PlayStation, for example, PS4 Pro. Magkano ang Pro? Nasa less than 30? O sabihin na lang natin, isama na lang natin yung pati yung monitor mo. Eh, magkano lang ang sabihin natin 32-inch na, I mean, TV. 32-inches na TV na sabihin natin LED. Less than 10,000. So parang all in all, gaming-wise and the price-wise, kung yun lang talaga ang comparison itself, mas panalo pa rin sa gaming console. Diba? Mm-hmm. Price-wise itself and then as well as yun nga sa exclusivity. And I think, alam mo yung mga Pilipino, natural na mayayabang eh. Diba? Araw aga sinabi pa rin, yung PS4 ko nga eh. Siyempre, payabangan talaga yan. Payabangan pala sa lolo eh. Oo, diba? Tapos kapag kakatuloy ngayon, may mga friends ako na nasa States or may mga talagang medyo legit mayaman, mga ganyan. Nakakuha ako ng pre-order ng PS5, o di ba? Ganun. I mean, simple joys and whatnot. Pero I think not everyone can actually buy
or the has the capacity to buy a gaming console. Kasi tayo, bumibili tayo ng laptop, hindi para sa gaming. Para sa gaming, tama. Diba? Para sa work. Bonus na lang yan, bonus na lang. Exactly. Kaya nga, tinatanong ko ng sawa ko, sabi niya na sa akin before, mabibili tayo ng, ano, ng laptop kasi kailangan niya yung laptop eh. Nag-work from home siya eh. Ako yung may laptop. Tapos, sabi ko, ito, kaya to, ganyan, ganito. Nasa ganitong range. Ganyan. Tapos, ano, okay to, kayang mag-play ng mga AAA na games, mga ganyan. So, ito tayo sa technicality. Kumbaga, bibili ka lang. laging nga sinasabi sa amin ngayon, kung kaya mong bilhin, doon ka na sa may maganda na, tama, na quality. Bibili ka na rin lang naman, gandahan mo na kahit medyo mahal. At least magagamit mo yan for, you know, a longer period of time instead na bibili ka ng tigta 35,000, 20,000, tapos mag-ano ka na, ay, kailangan mag-upgrade ako ng ganito, kailangan mag-upgrade ako ng ganyan, di ba? Tapos after 2 years, ayoko na nito kasi ang bagal. Kaya i-re-replace ko na lang. Kaya, di ba, mga ganon. So, anong sa akin, ito, kuha, tiningnan ko yung mga specs or what, sabi ko, ay, ano ba yung mga kaya ng mga, ano ngayon, yung mga AAA na games ngayon. Kasi nga, sabi ko, ito talaga yung gusto kasi nag-ano rin ako eh, nag-video edit din kasi ako eh. So, ayan, nag-ano ako, nag-video edit ako, and then, as well as, yun nga, sabi ko, gusto ko mag-stream ng games, or mag-stream, or mag-vlog, mga ganyan. So, kumuha kami ng mas mataas na, ano, na versions, and then, parang sa akin, okay, kaya rin naman ng since video editing medyo talagang malakasan ng kailangan na laptop niyan. Hindi kasi kapag nag-render ka ng ano, 'di ba, ng video, medyo malaking part ng CPU ang kukunin. So kailangan medyo malakas talaga. So sa akin naging bonus na lang na ay kayang maglaro ng Valorant, ay kayang maglaro ng ganito. Pero not initially na bibili ka ng ganitong amount ng laptop just for you to play unless dito ka kumukuha ng pera. Tama. Mismo. Kung streamer ka, okay lang na shout out dun sa kumpare kong naka-Logitech ha. Sana all, no? Sana all, Logitech. Mura lang daw eh. Tinatanong, anong binili mo? Mura lang eh. Mura lang, mura lang. Eh. Ano yan? Diba? Mura lang, mura lang. Mura lang. Kasi, diba, parang ano, yung mga streamers kasi, dun sila kumikita. So they really need to buy proper gears, proper equipment, mm-hmm. proper, you know, yung mga for gaming. And there's nothing wrong about it kasi yung gaming nila is the same as their work. Unlike us, yung work natin is different from the gaming. So yung mga ganun. So for you guys, what can you suggest dun sa mga nagbabalak bumili na kumbaga sa number 1 and 2 eh 1.5 priority nila yung gaming. Anong ma-advise mo? Ikaw, Nodge, anong ma-advise mo? Kung ikaw mismo ang bibili. Kumari ikaw mismo ang bibili. Tapos ang priority mo talaga, I mean yung gaming priority mo eh nga nasa 1.5, hindi nga 1 or 2 kasi kumbaga sinasabi mo ay bonus lang to pero huwag tayo magpaka-ipokrito, talagang yun ang gusto. Talagang gaming eh. Yung talagang gusto natin eh, di ba? Kaya nga tayo bumuli ng game. Kasi gusto natin maglaro. So, ikaw, ano yung parang magiging advice mo? Would you advise yourself to buy a gaming rig, a PC gaming rig, or a separate laptop na kayang i-run yung trabaho mo tapos mura lang, na sabihin natin nasa 20k, 25, mga ganun. And then you buy a separate gaming console. Oh, okay. Syempre ano na. Sa akin kasi, okay lang naman sa akin na walang console. So I can live up without a console. And wala naman din akong particular na nilalaro. Secondly, yung games na mga gusto ko sa console like NBA, meron naman sa Steam. Meron naman sa Jalitor. Ay, Steam yung sinabi ko, hindi yung ano, ha? Wala, meron pala si Jalitor. Speaking of which, alam ko, piratebay.org na naman yung mga. Speaking of which, eh, yung 2K21 Roka, pagpunta ko sa inyo, ha? Alam mo na. Tigig ba yan? 2K21, medyo malaki-laki, eh. Ayoko ito. Kukopia na lang, meron na siya, eh. um,
kung may budget, why not? I can buy a PC and then or a gaming rig and then buy a console. Uh-huh. Like, hindi ko titipirin. Doon tayo sa ano. But when it comes to practicality, ako kasi, I never, siguro ano, it can be on my bucket list, but I haven't played or hindi ko pa naranasan yung ultimate gaming experience sa gaming console. Kaya hindi ko pa siya masyadong hinahanap-hanap. Mm-hmm. But when the time comes na bibili ako nun, I want a lazy boy, I want 55-inch flat screen, ultra HD. Taasan mo lang mga nasa 90, mga ganun. Pre, alam mo kung bakit 55 lang? Bakit? Alam niyo ba kung bakit hanggang 55 lang? Bakit? Well, of course, number one is the weight. Number one is the weight. Okay. mga ha? Una yung weight ng ano, weight ng TV. Kasi the more na nag-expand 'yan, bumibigat. Dadagdagan ng component, bumibigat. Sige, kung weight lang ang problema mo, mag-projector ka na lang. 'Yun lang. Hindi mo mararamdaman 'yo ano, yung ay, clarity, HD feeling, yung HD feeling, 'di ba? Parang HD. Yung crystal clear image, hindi mo mararamdaman. Talaga kala mo nagbebenta eh, no? Crystal clear image. Yeah. Yung 4K. Na, no? Oo, 4K visual, di ba? So, kala mo nagbebenta talaga. So, you can just log into our website then. Ano naman yung website? Pero, well, ayun, yun, siguro ganun. Ganun ng, ano, tapos sound, surround sound. Surround sound. And, yun yung parang isa sa mga, na vision ko pagka bibili ako ng console kasi syempre ano rin eh it can talagang stress reliever sabi nga ng mga viewers natin stress reliever and also it can take you away from the reality or pressure of reality. That's while true. You're playing game kaya yun yung parang nire-reserve ko pa kumbaga pagka nagkaroon ng budget and time di ba kasi promise nung naglalaro kami nila Jaycor talagang nung college kami talaga sa laptop ayan dalawang controller eh tipo mga ganun eh isa lang pala siya sa laptop sa ano siya sa keyboard siya ako sa controller ganun lang yung experience namin kaya parang siguro pagka nandun na ako dun yun yung parang special na feeling and ano pa ba basta pag may budget ka wag mong tipirin yun lang. May budget ka naman eh. So, ikaw, Jay. May budget ka naman eh. Oh, sky's the limit. Sky's the limit daw eh. Kasama mo si Mr. Beast. Okay, ikaw, Jay. Ano sa'yo? Would you opt to go with laptop na medyo high-end or go get a middle, nasa average na laptop for your work? Kumbaga yung work mo, kung heavy duty yung work mo, basta yung parang minimum requirement for your work to for you to properly work. And then buy a gaming console. So ako siguro yung high end na laptop magiging priority mo. Since like what you mentioned earlier, meron kasing lifespan yung laptop eh. So dahil na hindi interchangeable or hindi upgradable yung mga parts ng laptop aside from like RAM or hard disk. Oh, or hard disk, yeah. Yun, kagaya mong SSD, ganun, pwede yun, just for performance. Pero yung processor itself, tsaka yung GPU, hindi mo talaga mapapalitan yun. So, you better think long term. Parang sinabi mo na, magagamit ko to after 5 years. Malalaro ko pa rin yung mga games yun after how many years. Tulad na itong laptop ko ngayon, I bought it around 2017. So, 3 years na siya. So, nalaro pa rin yung mga magagandang games. So, although merong mga frame skips or FPS drops, pero tolerable naman siya. So, at least kumagana pa rin, basically. Oo, tama. So, at the same time, so, tulad na sinabi ni Nudge, it really depends on your budget. You need to live within your means. So, if you have extra money to spare, why not? Especially if you're a type of person like me that just stays at home and then just play.
unlike other people who's outgoing and then goes out every time, goes to the club or bar, club. This club to the bar. Ano ata? Dala mo yung gaming rig kaya yung laptop. Shout out nga pala Charisma. yung mga ganun ba? Kasi depende rin sa lifestyle mo eh. Correct. So you're a type of person na lagi ka naglalaro or ito talaga yung pinaka-stress reliever mo. So why not kung bibili ka dapat kurot lang. So if it's just a kurot in your savings, why not? But if it's a dakot, then better think about it. So right. Tulad ng sinabi rin ni Jason na if hindi naman ito yung pinagkakitaan mo, hinay-hinay lang. Pero if you have really the savings for it, then why not? Tama naman. Sa akin lang kasi, medyo nadala kasi ako before with our printer naman na we have the all-in-one where we can copy, scan, and print. Problem is, if one of the three failed, lahat na yun, diba? Babagsak. So, with that said, if my laptop fails, bagsak din yung work mo, affected yung work mo, affected yung gaming, diba? So, if you're basically playing on a laptop, just make sure na yung laptop mo can really perform, kumbaga. Or, kung hindi kayang i-perform yung gusto mong laruin, ikaw mag-adjust, maghanap na ng ibang laro na pwedeng i-perform na yung laptop mo. Mag-emulator ka na lang. Ito to naman, ba't mo ipipilit yung isang bagay na hindi para dan? Kala mo naman talaga. Tandaan niyo yan, ha? Huwag niyo ipipilit yung mga bagay na hindi para sa inyo. Pero yun nga, kasi before, I was a content writer, article writer. Basically, kapag ka nagkakaroon ka ng mental block, di ba? Yung kumbaga, parang trabahong-trabaho ka, hindi gumagana yung utak mo. Ayaw wala lumalabas. Oo, wala talaga, as in wala. Kahit anong isang sentence, isang paragraph, ayaw talaga lumabas. Parang wala kang magawa. So, somehow, yung parang pinaka-breather ko dun is playing. Diba? Oh, talaga. Ano ba yung nilalaro ko before? I can't remember, pero yung PlayStation kasi dito. just a background. Napanalunan ko sa raffle. Nice. So, kaya hindi namin talaga hindi yung what do you call this, yung talagang binalak namin bumili. Sana all na nanalo sa raffle. Sana ka all, no? Grabe. Eh, raffle kaso, pa man yung decision. Hindi, kaso nangyari nga kasi, nagkaroon ng problema, nawalan kami ng, pangbayad sa kotse. So, kinailangan namin ibenta yung PS4 para makapagbayad sa kotse. Kasi naka-PDC eh. So, kapag tinalbugan ka ng PDC, may charge pa. And then, so, parang kinailangan ng bayad and then so, yan yung time na yun. Tapos, luckily I have a very supportive wife and she actually bought the PS4 that we are using right now. Pamalit doon sa G29. The G29 that you have next year. Basahin ko lang yung comment. We'll get there. Patience. Ayun naman. Ayan. Sabi, sabi ni Kate, going back kay Kate, aray naman daw kasi Nudge, preno naman sa wag ipilit. Hindi kasi talaga pagka pinilit mo, masakit. Oh! Ay! Ayun nga, going back, so, kapag ka nag-mental block ako, whatever what I'm doing, kapag hindi na talaga gumagana utak ko, ayokong pilitin kasi minsan, yung result nung trabaho, pilit din. Hindi yun yung magandang result na gusto mo. Diba? So ako, ginagawa ko, I open my PlayStation, I play, let's say, 30 minutes to an hour. Breather, kumbaga. Kung yung iba breather nila, naglalakad sa labas, nagkakape, or depende naman eh, sa tao eh. Sa akin, yan ang breather ko. Naglalaro ako. Ngayon, kapag nag-work, ako, break or minsan lunch or kung ano man, lalaro ko. Spike Rush, you know, Deathmatch, yung mga sobrang iksi lang na mga, ay, may dinosaur sa likod ko. Yan, yung ganun lang. So,
I think it's really a stress reliever. I mean, for the game itself. As long as yung mga kalaro mo eh hindi toxic. Totoo. Kasi lalo ka nai-stress, di ba? Nai-stress ka na ka ng trabaho, pati yung laro mo nai-stress ka. Dinosaur. Doon ka ng dinosaur. Ngayon bunso ko yan. Hello. Di ba? Tapos ano lang, share ko lang din kasi I'm on, what do you call this? Sa sales industry kasi kami ngayon. So with regard to sales, wala naman time yan eh, di ba? Yes. Walang time yan eh. Kung ang client mo nasa States, you need to make sure that you are also awake na time na awake siya. Kung dito naman sa Philippines, okay lang din. That's totally fine. At least pareho kayo ng time. Unless insomniac yung kausap mo, eh alas-alas ng madaling araw kayo nag-uusap about dun sa produktong binibenta mo. May mga ganun. And you know, sales, sobrang stressful niyan ng yung industry niyan. Whatever the product that you're selling, just be, just the sales industry itself, sobrang ano to, stressful ng trabaho. But rewarding, but diba? It parang... is very rewarding. Oo, exactly. It is very rewarding. Ang ano lang naman dyan, kasi minsan nga, yun nga, ako, parang I sell, pero minsan may times na parang, alam mo yun, yung parang kahit anong gusto mong benta, yun nga, katulad nun, nagkakaroon ka ng mental block. Ito naman, minsan, kahit anong gawin mo, hindi ka talaga nakakabenta. So, somehow, this is one of the stress relievers that I have, which is talking to you guys, streaming, of course. Eh nga, diba, parang stress reliever ko to for the week eh. Itong 2-hour talk natin, itong stream natin 2 hours, and then of course yung mga pa 30 minutes natin mga mga spike crush na yan. So I think it really depends on the person itself. So ako, if I'm gonna advise somebody, or kung sa akin, I always go with ano eh, kung whichever will work for me, na hindi ka magko-compromise dun sa kung ano, either or, whether work or gaming. If you can get both, then get both. If you have the budget, get both. If not, make adjustments. Hindi naman porkit hindi mo nalaro yung laro mo ngayon, eh, hindi ka na maglalaro ng ibang laro, di ba? Make adjustments, di ba? And then after a while, tsaka ka magano, kapag kakaya mo nang bumili ng mas mataas na, ano, na specs ng computer, doon ka maglaro, di ba? Wala naman problema. So, tama naman yung sinabi ni Jay, you need to live within your means. Yun nga, so it really depends on the person itself. So guys, salamat again, and shout out dun sa mga viewers natin, 5 million viewers. Shout out dun sa ano, sa mga nagko-comments, nung nag-share, nung ganun. So again, I forgot to mention about the charity dun sa middle part ng ano natin ng stream, but again guys, if you are still here, if you're still watching, we are gonna have a mini charity, which is basically magpo-provide kami ng food for the homeless. We'll drive around Metro Manila, and parang kumbaga ito yung magiging either Noche Buena nila or ano ba to? Ano yung sa 31? Buenan, ano? Medianoche ba? Medianoche. Yung sa 31, yung mga ganun. Pero buenos noches. Buenos dias. Buenos dias. Ganun. Sabi ni Kate, may paraffle ba? Meron! Meron tayong paraffle. Of course! Hindi tayo nakaabot sa... Pamigay natin. Pamain na lang po. Mga single titas dyan, no? Pakimay na lang po. Mabait po itong kaibigan namin, promise. Yeah, napaka-ananan. Buong-buo po talaga. Buong-buo po. Tapos ano, yun nga, Jai, what do you call this? Ano to? Kasama mo sa trabaho, baka pwede natin i-tap naman ng konti. para naman sa mga homeless. So it's gonna be for something. And also what I'm gonna do is hindi ko siya. Oy, may nagmine. Sorry, may nagmine. Ayun na ho, may nagmine na ho. No po. yung parapol. Umasa naman na o dito. Okay. Sakto. Pero isa, oh, no. Isa, ano, yung sa gagawin natin charity, I'll make a vlog about it.
So, yun. It will be documented. Yung GCash, yung donations, yun lahat, updated yan. I'll blog about it. Papakita ko sa inyo yung mga resibo, ano yung pinamili, ano yung magiging outcome, saan kami nagpunta, what, you know, everything. Everything will be documented. Hindi naman sa parang yung sinasabi kasi ng iba, ba't nyo pa binidyo kung gusto nyo lang naman magpaano, magpulong, bakit nyo pa binidyo? Pero syempre, it's not my money. It's not pagka my money. Nasa Pilipinas ka talaga, lahat ng galaw mo issue. May issue. Tumulong ka na, may issue ka pa. Naalala ko tuloy yung ginawa ni Reker last time, yung nagdala siya ng tanke ng oxygen. Hangin. Oo, yung oxygen. Tapos nagsasabi nung iba, bakit di ka nag-video? Bakit? Unahin mo pa pa yung mag-video pa? Tumulong na. Diba? Hindi ko alam. Diba? Yan nga. So, anyway, yan nga, guys, if you know somebody who is medyo pinalad. Yes, let's we're going to spread the word and we're going to post and pin this one out in our pages. Pages. Page ko ipipin ko yan so that everyone can visit or everyone visiting it will see the cost for the drive. So ayun. Maganda. Tsaka ano naman to I think it's time for us to give naman dun sa mga ano, sa mga less fortunate na mga kasama natin. I think they deserve a good meal, at least one good meal before the year ends. Yes. Sobrang sama ng 2020. I think a good meal is the best way for them to end the year itself. So, I'm planning to do it kung makakalikom tayo ng pera before December 25, then I'm gonna do it 24th. If not, then dun tayo sa 31. 30th, okay. Either of the two. Basta before the year ends, we're gonna do it one way or the other. So, ayun guys, for the raffle. Ayun, raffle na raffle, po. Raffle. Teka. Ano nga pala yung ano? Comment picker yun, di ba? Yes, comment picker. Comment picker, yeah. Habang nag-raffle ka dyan, baka pwede tayong kumanta. Ang Pasko ay sumapit. Nangaroling na, no? So, ano lang to? Charot-charot lang po. URL. Kinukuha ko lang po ang URL. Saglit lang. Gumana na to last time eh. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin gumagana. Oy, yung mga ano, yung mga nanonood ngayon, i-share nyo na ngayon. Sabihin nyo na sa mga kasama nyo, oy, raffle na. Oo, sigawin nyo yung mga kasama nyo dyan, no? Raffle time. Raffle time! Oh, it's raffle time. You need to be here, present, para manalo ng raffle. So, let's just... Raffle time. You need to be here at the fast cars. I got a ticket to everywhere. Maybe we can make a deal. Maybe we can get somewhere. Any place is better. Ganun, no? Charot lang yan. Pero, charot lang po yun. Charot. Para sa iba pong ano yun. Sorry. Hindi ay representative natin. Habang nag-aantay. Ito na. Alright, so... Naku, napakarami na pala. 7 billion. Oh my God. Oo, grabe. Grabe. Salamat talaga dun sa laging sumusuporta sa ano natin. Sa podcast natin. Although sobrang haba ng podcast natin, but I think I'm really thankful na nandyan pa rin sila to support us. Alright. So, ito na po siya. Got the comments. Start na tayo. Oh, guys, isa lang ba o dalawa? Dalawahin na ba? Go! Isa. Dalawahin na natin. Dalawahin pag nabitin. Dalawahin na natin, no? Dalawahin na natin. Oo. Kaya, 19 na eh. Malapit na magpaska. So, you know. Kaya, an early Christmas gift from us to you guys. So, let's start. Sino kaya unang-unang matapag? Daniel Kelly. Man! Hindi ko matatala to sa UK, Brad.
Hindi ko kaya dalhin sa UK to. Pwede bang ipapas na lang? Okay, i-PayPal. Mr. Kelly, as much as I would like to deliver the... as much as I would like to deliver the game box to you, I can deliver the game box to you as long as you can give me money for me to buy a ticket going and going to UK and from UK going back here. Mas mahal pala yun, sorry. But anyway, thank you, Mr. Kelly, for dropping by and leaving a comment. Let's look for another winner. Actually, Nudge, papaturo nga pala ako dun sa mga ano mo, sa mga... Ayun, mm-hmm. Katrina Astudillo. Taga-Thailand yung mga nananalo. Ayaw yata ng mga taga-Pilipinas. Shoutout po kay Dutch Mill Girl. Shoutout kay Miss Katrina Astudillo. Jay, ikaw na bahala magbigay. Ako bigyan na lang. Nara na isa pa. Ngayon, ang popogi naman daw. Ngayon. Let's start for another one. Another one. Siya ulit! Tarang ayaw talaga yung mga taga-Pilipinas. Isa pa, sorry. Pag ayaw ko man, ano ko to? Teka lang. I-refresh natin. Refresh. Sorry, hold on. Ang bilis pala nung ano, nung... Hindi ko na malayan na mag-aalas 10 na. I mean, ganun kabilis. I mean, ang dami na natin na pag-usapan na topic. And... Tsaka ano, kumbaga, enjoy eh. So, yes. Hindi mo naman malayan talaga yung... And you're having fun. Funs. Jericho Cortez! Uy! Utol ni Jai! Comment ka dyan kung nandiyan ka pa. Jericho! Mr. Cortez! Mr. Cortez, hindi ikaw, Jaya. So, Jericho. Utol, are you still here? You still here? 2 minutes, hintayin natin. So, saan ba to? Saan ba? Ano? Nasa OC yan. OC. Gapo? Oo. Sige. Iyan na natin. Let's see how we can have this delivered. Gusto ko sana pumunta ng Gapo kasi medyo malayo eh. Oo. Ito, marami pa rin checkpoint. So... Oo, totoo. Sakto, isa-isahang punta na lang si ano, kay Sir Nudge. Ayun nga. Ayun na, next door. Ayun! Woohoo! Ayun, o. Nag-comment, andyan ba? Yes, sir! Andyan pa. Yes, sir! Congratulations! 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 Ikaw po ang unang-unang... Hello! This is a sub... Game box, message mo ako. Sorry, message mo si Urban Game Zone page para and then doon na lang tayo mag-usap, kunin ko yung details mo. All right? Okay, so let's get another one. While we are waiting, invite ko lang po kayo guys tomorrow. May palaro ang HDS Gaming and Nycor and I will be the shoutcasters together with Quinpie TV and Mayu Nation. Mayu. Ayun na. Excited ka na ba? Oh, excited na ako. Saan? Excited ako sa laro, syempre. At excited ako sa mga pwedeng maganap. Ayun. Yeah. Naman pala. Nga pala no, sayang si ano so, si Meyer wala ngayon no? Medyo busy sa pagkakaroon ng ano eh ng rig niya eh. Shoutout nga pala shoutout kay Meyer ha next time pwede na tayong magano ulit mag shoutcast dyan no. Oo, ano tayo pwede tayong magano no Among Us sana. Oo, tama Among no? Us tapos ano, bahala na. bago mag-end of year ano, wala ka nang kaibigan, mga ganun. Among Us. Hindi ang isa ring ano 'yun, isa ring pang-attract 'yun eh kasi yung Among Us pwede natin ano lagyan ng para mga donation for the drive. Ah, that's true. Para makuha tayo ng mga funds do sa ano. Pwede.
I-check natin ano kung kailan sila available kasi hopefully we can do that before the year ends, no? Para mas maganda. Okay, nakapag-pick na tayo. Actually, kiklik ko na lang to eh. Titingnan ko kung sino. So, let's see the second winner. Si Kate! Kate na kilala niya. Take up mo na daw sa Olonga po. Take up mo sa Olonga po. Yeah! Go, go, go. Gusto ba mag-deliver? Ay, gari. From Olonga po going to Antipolo. From Olonga po with love. Oh! From Olonga po with love. Ayan o. So, you're the winner. Kate. Congrats, Kate. Congratulations. Thank you for joining. Maraming salamat sa pag-subaybay. Matutuwa si ano nito, si Kuya Drake. Nako, patay na. So, again guys, ayun na, dalawa pa lang kasi nandito sa akin. So, we'll look for basta sagot niyo daw pagas. So, sagot mo na daw pagas, Brad. Ano problema? Pati Tolpi. Basta ikaw na sumagot dun sa mga ano, sa mga checkpoint. Yan. So again guys, salamat sa lahat ng nagstay for 2 hours. Again, sana all nagstay. Salamat sa lahat. Salamat na lang sa lahat kung hindi ka ganito. Okay, salamat sa mga nagstay talaga for 2 hours. I know it's long and nag-enjoy kami and I hope that you guys also enjoyed staying with us. Happy weekend guys. Thank you mga titos and titas. Congratulations to Jericho and Kate again. Message nyo ko, message nyo Urban Game Zone para ibigay nyo yung mga details para at least papaano na natin to. Mapa-deliver sa inyo kasi medyo malayo kayo. Kung within the metro lang kayo, kayang-kaya. Sayang, pero medyo malayo. So, anyway, again, thank you, Jai. Salamat kahit nasa Anito ka. Anywhere under the sun. Hindi pala Anito. Hindi na pala siya nasa Anito. Nasa casting. Alam ko, meron ka pang gagawin after nito eh. So, magkana ka pa pala na. Mag-interview ka pa ba, Jai? Mga katok na. How old are you? Salamat nun siya. Salamat. Yes. After your stream earlier, na ano ka pa, naka-join. Oh, naman, pero anytime. Ay, last shoutout kay Roka. Oo nga eh. Oo nga pala. Shoutout sa... Kaya meron lang ng kuryente. Shoutout sa Meralco. Shoutout sa Meralco. Saktong-sakto. Matatapos na kami. May ilaw ang Pasko. Oh, baguhin so, nyo na. Oy, charot. Ayan guys. Next week again, fourth episode, we have more topics to talk about. Kung meron kayong mga comments or suggestions na gusto nyong pag-usapan regarding gaming, regarding anything regarding gaming as a whole, software, hardware, gaming reviews. Oh, by the way, yun pala, no? Gaming reviews. Uy. So, check tayo ng gaming reviews. Especially, gusto kong magana ng gaming reviews sa, ano, eh, sa mga batuhan ng snow. Tingnan na. No? Ano, see you again. Guys, salamat again next week. Bye-bye! See you next week. Thank you, guys. Paalam! Mapait na mundo. Charot! Tama na, huy! Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.